Clear na po tayo? Yes. Okay. Hindi po. Ano po ako ng pwesto ko? Okay, let's pray. Thank you, Lord. Thank you po. Lord, salamat po sa gabing ito na yung binigay sa aming Diyos. We praise you, Lord, and we glorify you tonight. And as we study, Lord, may we learn more, Lord God. At saka po, lalo pa po kaming maging, lalo pa po namin kayong mahalin, lalo pa po namin kayong, lalo pa po namin kayong paglingkuran, O Diyos. Salamat din po sa gabing ito, salamat po sa aming pastor, sa kanyang pagtsatsaga na pagtuturo sa amin, O Diyos. At pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin habang po kami nag-aaral. Bigyan niyo po kami ng wisdom, O Lord, that we will learn more, Lord God, and we will serve you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay na po. Amen, amen. Sorry, nawala yung nag-mute ako. Hindi ko ma-unmute. Wala ba kayo napapansin sa background namin ni Pastor Tin? Magkadugtong. Asan po siya? Ay! Hindi na po kita yung aming mga labad at mga sampay. Nasaan po ba kayo? Wala. Nag-working ako, Pastor. Nasa, may ganyan din kayo? Oo. O, dapat eh, gamitin niya rin para nasa isang lugar lang tayo. Parang maghahanap din ako niyang ata. Ah. sa Amazon. Bili ko sa trip shop. Ayun, yung mga ganun. Dami sa trip shop. Nasa El Monte po siya, nasa Valencia ako. Ayan, good evening. Good evening, good evening. Good evening, mga classmates. Mga classmates. Magandang gabi. Sensya na kayo sa aking background, medyo may malakas na music at nakakasiyahan dito. At may mga bisita kami. Wala naman kami marinig, Pastor. Ah, wala. Oh, that's good. Wala that's naman. Good. Oh, wala. Tahimik lang. Baka tumahimik na sila. Kumakanta sila sa background. Wala naman. Maganda yung microphone nyo kung ganun. Oh, ito. Hindi na lang na. Oh, meron siyang sound. So, yun, nandito sina Reggie from Texas. Mm. Kakakantahan. Ayun, kakasiyahan. So, ayun, bago tayo magsimula, may kwento muna ako sa inyo. May isang pastor na sabi niya sa Diyos, nanalangin siya. Sabi niya, Lord, gusto ko sanang gamitin niyo ako mightily sa aking ministry. Eh ngayon, gusto ko rin siyempre kumita kahit pa paano. Para gusto niya mag-bivocational. So, ginawa niya, drive siya ng FX, no? So, Cubao Recto, parang ganun. Ang problema, wala namang problema sa pagda-drive niya ng FX, no? Maganda naman ang kita niya. Ang problema, may sumakay na tatlong kabataan na gangster. Tapos, nanggugulo, tapos hindi nagbabayad. Tapos the following day, sumakay na naman yung tatlong kabataan na yun. Nanggugulo na naman. Tapos this time, sinaktan siya, sinuntok siya. The following day, sumakay na naman tong tatlong gangster na to. At this time, hindi lang siya sinaktan, hinold up pa siya. So, ginawa niya, pag-uwi niya, wala na siyang pera. Tapos bungal pa siya kasi sinuntok siya. So, dumudugo yung mukha niya. Sabi niya, ano ba naman ministry to? Gusto ko lang naman mag-share ng gospel eh. Kasi yung FX na dinadrive niya, ginagamit niya na makapag-share ng gospel. So ang ginawa niya, tumawag siya ng kaibigan niyang police. No? Tapos pinasakay niya sa FX. Hanggang sa... Nawala. Pastor, wala kayo. Ay, nawala. Sorry. Wala po kayo, nawala. Sandali. Ayun. Okay, narinig niyo ako? Hello? Yan, okay na po, okay na. Okay na. So, sandali. Ayan. Okay. Asan ako?
sabi yung police, sabi niya sa police, kapag ka hinold up ako ng mga to, hulihin mo nga. Kasi yung FX ginagamit niya, yung FX para makapag-share siya ng gospel doon sa mga pasahero. Tapos ang nangyari, sabi niya, pag hinold up ako ng mga to, hulihin mo. Hanggang sa sumakay na naman yung tatlong gangster. Tapos yung hold up na naman siya. This time, meron ng tao, meron ng pulis sa loob ng FX. Ang ginawa ng pulis, kinulong niya yung tatlo. Ngayon, dumating na yung trial. No? Ang sabi ng judge, sinisintensyahan ko kayo ng attempted murder, robbery, kumbaga paninira ng gamit, everything, blah, blah, blah. So, ang kanilang pagkakakulong ay aabot ng 15 years, no? Tapos naalala ng pastor, nananalangin siya, sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, bigyan mo ako ng magandang ministry, yung effective na gagamitin mo ako. Tapos dito nga siya dinala, nagulpi siya, nanakawan siya. Tapos na-realize niya, hindi kaya ito talaga yung gustong paggawa sa akin ng Panginoon. So sabi niya sa judge, Judge, ako na lang yung ikulong nyo. Sabi niya ganun. Sabi ng judge, naiintindihan niyo po ba yung sinasabi nyo? Eh, kayo itong ninakawan, kayo itong binugbog, pagkatapos eh, kayo itong gustong magpakulong. Sabi niya, kung ilan yung kanilang mga years, sabi niya ganun, ako na lang ang ikulong nyo. Sabi niya ganun. Kumbaga, sabi ng judge, sige, ganito na lang. Isasama na lang kita sa kulungan kung gusto mo. Pero hindi ko sila palalayain. So sinama siya sa kulungan hanggang sa lumaon ng panahon, no, naging kaibigan niya itong mga to at naging naging disciples niya. So nakalabas silang lahat, ang sabi ng mga kabataan, bakit niyo po ginawa yon? Sabi niya ganun. Eh masama na yung ginawa namin sa inyo, binugbog na namin kayo, ninakawan namin kayo, pero gusto niyo pa in replacement sa amin, kayo na lang ang makukulong. Sabi nga nun. Tapos sabi niya, sabi pa nung kabataan, kaya nga po kami maagang nakalaya kasi inatras niya na yung demanda. Tapos sabi nung pastor, kasi kailangan niyo maintindihan ang ibig sabihin ng pag-ibig. No? Na willing ako makipagpalit kung ano yung nakuha niyong pagkakautang, ako na mismo magbabayad para mapaintindi sa inyo ano ibig sabihin nung tinatawag na pag-ibig. No? Doon sa sitwasyon na yon, di ba? Parang isipin mo yung Diyos, di ba? Parang ganda-ganda na nung pwesto niya sa langit. Eh. Siya na yung creator of heaven and earth. Nasa comfort zone siya. Ba't pa siya bumaba? Di ba? Parang bakit pa kailangan pagbayaran mo yung kasalanan namin? Wala ka namang kasalanan. Actually, you live the holy life. Diba? So, bakit ikaw ang kailangan masaktan, mamatay para sa amin? Sa gabi na to, pag-uusapan natin, isang very interesting topic, no? Ang title itong topic na to ay Nax, mayroong pangalan. Welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene. Ayan. Nakikita niyo po? Halaman? Halaman. Ayan. Masasalan natin ito. Ano justification? Ano ba itong regeneration? At saka adoption? Di ba? Tumubo sa concrete. Ano pa? Tumubo yung halaman sa concrete. Tumubo yung halaman sa concrete. No? Ano yan? Adoption ba yan? Adoption. Or regeneration. Ayan, adoption. Ito na si in-adapt classmate. Niya yung sarili niya. Ito na si classmate Ophelia. Magtitinda ng... May, ano bang paninda ni classmate? Di ba naalala niyo itong araw yung mga classmate niya may paninda? May panindang Belekoy, may paninda. Good evening, Sister Pepot. Happy birthday! Happy birthday to you! Hindi tayo naririnig.
Nakaano pa eh. Naka-mute pa. Ayan. Good evening, Sister Pepot. Happy birthday to you. Ayan. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Sa'yo ang inumin. Ay, bakit lang. Okay, pag-usapan natin justification, regeneration, and adoption. Actually, yung regeneration, na-discuss na natin yan, di ba? Naalala nyo. Di ba? So, tingnan natin kung ano. I-identify nyo nga kung justification ba, regeneration ba, and adoption. Okay, so, yung classic story ng kinuwento ko, ano yun? Justification, regeneration, or adoption? Adoption. Ano? Adoption. Adoption, ibig sabihin, ano, di ba? Parang inadapt mo. Ba, bata, inampon mo. Parang ganun. No? Anong, ano na? Inako. O, oh, inako mo. Parang ganun. No, ang inako, justification. Kasi, justification. Dinastify mo yung ano, di ba? Yung, ang word parang justice, di ba? Parang inequalize mo. Yeah. May pagkukulang ka, balansin natin, ako papalit. Justify mo. Baga, walang value, lagyan natin ng value. Ako may value. Parang ganun. Yung adoption naman, yung kinupkup mo, inari mong para sa'yo. Parang sa'yo. Diba? Yung regeneration naman, sabi natin, ito yung na-reconnect. Revival. Diba? Kumbaga, na-regenerate. Nagkaroon nuli na kasunduan. Ano po, sister? Po. Ano po ulit, sabi niyo? Para pong ano, na-revive ka, revival. Oo, no. Renew. Renewed, revived, yes. Renewed, revive. Okay, basahin natin tong parable na to. Ayan. Simula tayo kay... Ayan. Ay, pabasa na natin sa birthday girl. Sister birthday Pepot, girl. Makikibasa po. Asan, Pastor? Luke 18:9-14. Nakashare ba? Hindi, ako. Hindi, Pastor. Ah, hindi. Nakashare mo yung nakashare mo. Lipat mo lang yung screen. Ah, sa akin, wala po. Eh. I-swipe nyo lang po. Cellphone po ba yan? Going to the right. Cellphone po. Ayan. Okay. Yan. Luke 18:9-14. The parable of the Pharisee and the tax collector. He also called this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and looked down on everyone else. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee was standing and praying like this about himself. God, I thank you that I'm not like other people, greedy and righteous, adulterers, or even like the tax collector. I fast twice a week. I give a tenth of everything I get. But the tax collector, standing far off, would not even raise his eyes to heaven, but kept striking his chest and saying, God, have mercy on me, a sinner. I tell you, this one went down to his house justified rather than the other, because everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Yun, ganda ng kwento, no? Sige nga, alamin natin. Identify natin, ano dito? Justification ba to? Regeneration ba? Adoption ba? Diba? Balikan natin, ha? Sabi dito. Ito ay isa sa mga parables, no? Ni Jesus, no? The Pharisee and the tax collector. Okay. So, sino uli yung Pharisee? Ito yung mga middle class na aral sa salita ng Diyos. Ito yung modern day nila na mga pare, no, nag-uphold na Mosaic law. So, ang mga costume nito, yung parang penguin na kulay itim. Diba? Magkaiba sila sa Sadducees. No? Kumbaga, yung Pharisees and Sadducees, yung Pharisees parang Catholic. Yung Sadducees, parang Iglesia ni Cristo, parang gano'n. So, ang sabi dito,
He also told this parable to some who trusted in themselves, that they were righteous and looked down on everyone else. So meron daw dalawang lalaki umakyat sa temple. Isang Pariseo at saka isang tax collector, or another term for tax collector ay publican, no? Si Matthew, si Zacchaeus, mga publicans yan. So ang tax collector during those time, masama ang tingin nila kasi mga ano to eh, ang tawag nila dito mga traidor. No, kumbaga, nagtrabaho sila sa Roman Empire para maningil ng tax. Okay lang kung maniningil ka ng tax, parang IRS, pero ito sobra-sobrang maningil. Kasi kinikikil nila at kinukorrupt nila yung pera. Kaya galit na galit sa mga Israelites sa mga tax collector. So parehas itong makasalanan. Okay, isang hypocrite at isang magdanakaw. Parang ganun. Raptor. Parang ganun. So sabi dito, the Pharisee was standing and praying like this about himself. So nananalangin, nakatayo yung Pariseo. So, ang sabi niya, nako, salamat po Diyos na hindi ako katulad ng ibang tao. Alam niyo yung ano, yung nagpaparinig. Para nagpaparinig. Ay, nako, ang mga anak ko, mga apo ko na mabuti nagmana sa kanilang lola, hindi sa kanilang lola, et cetera, et cetera. Naalala niyo yun? So, parang, John and Marcia. John and Marcia, di ba? Arang ganun niya, arang ganun. So the Pharisee was standing, na sabi niya, God, salamat at hindi ako katulad ng ibang tao dyan. Ako, greedy. O, pinaparinggan sino? Yung tax collector. Public. Yung publican. Sabi niya, unrighteous. No? Adulterers. Kagaya nitong tax collector na katabi ko. I can't imagine na nakakapag-pray ka ng ganun, no? Habang tinitira yung kapatid mo. Tapos sabi niya, hindi pa yun, no? Hindi niya lang tinira yung ano, yung tax collector, ha. Nagyabang pa siya. I fast twice a week. 'Di ba? Sabi niya, nagfa-fast po ako, Lord, twice a week. Nagbibigay ako ng ikapu ko, ng tithes ko, no? Of everything I get. So tinatithesan ko lahat ng makuha ko, 'di ba? Tapos ang sabi niya, sabi dito yung parable ni Jesus, no? Sabi ni Jesus, but the tax collector standing far off, ibig sabihin malayo yung distansya niya, would not even raise his eyes to heaven, but kept striking his chest. So, kumbaga, ang itsura ng Pariseo, nakatayo, nananalangin, nakatingin sa heaven. Ang itsura ng ano nung tax collector, nakayuko, hindi makatingin sa heaven, nahihiya. Tapos pinapound niya yung chest niya. So parang nagsisisi siya. No, striking his chest and saying, God, have mercy on me, a sinner. Sabi niya, patawarin niyo ako, Lord. Magkaroon kayo ng habag sa akin na isang makasalanan, sabi niya. I tell you, sabi ni Lord sa verse 14, no? I tell you, this one went down to his house justified rather than the other. Okay? Napansin niyo yung word na justified? Mm-hmm. Ang sabi ng Lord, kumpara doon sa Pharisees na nakatayo, proud na proud, mayaba, nagpaparinig, sinasabi niya nagtatight siya, nagaganto, ganyan. Sabi niya, I tell you, no? Ito, itong isan to, no? Justified rather than the other, because everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. So yung isa ini-exalt yung sarili niya, sabi ng Panginoon, i-humble ko yan. Yung isa naman napaka-humble, di makatingin sa langit, di ba? Sabi ng Panginoon, i-exalt ko yan, di ba? So anong present day na napapansin nyo na nangyayari to? Sige nga. Meron ba kayong napapansin na kumbaga ito during the time of Jesus. Okay? Sa present day, anong pwedeng ihalin tulad nyo dito? Na napapansin yung hawig na nangyayari sa paligid-ligid natin. Meron kayong naiisip?
Napansin niyo ba, bigyan ko kayo ng clue, eh. Napansin niyo mga gumagamit ng social media? Diba? Yung ibang mga kapatid natin sa pananampalataya or kasama natin sa Kristyanismo, kahit hindi born again or Catholic or Iglesia or whatever, basta in categorized as Christians, no? Parang they will, kumbaga, before they do something or what they pray about is, kumbaga, it's for a show rather than a heart-to-heart communication with God. Diba? Okay. What are you thinking? Post sa Facebook. Fasting na me. This will be hard. I know. But this is for the Lord. Diba? Mga ganun. kaya may prayer kami. Diba? A-attend ako ng prayer meeting namin. So, ano yun? Kumbaga, those people who flaunt yung kanilang activities, yung alam mo yun, kasi yung problema yung hypocrisy, no? Pero ang sabi ni Lord, mas justified itong isa kasi with all his heart, in all honesty, sabi niya, I humble down. No? Sabi niya, have mercy on me, a sinner. Ang ikli ng prayer niya eh. Anong prayer niya? Sabi nung tax collector, God, have mercy on me, a sinner, period. Tapos, with so much action, yung may heart-to-heart communication. Ito ang haba ng prayer ng isa eh. Ano yung tingnan niya yung prayer ng isa? Ang sabi niya? Detalyado. Yeah, detalyado. Lord, salamat. Hindi ako kagaya nung iba dyan. Diba? Greedy, unrighteous. Adulterers, alam niyo naman sino-sino yung mga yan, Lord. Diba? Alam niyo naman ako. I fast twice a week. I give self-righteous. Tithes. Yes, self-righteous. Diba? And a lot of people are still like this today. Diba? Self-righteous. Yeah, so alam niyo dito kasi sa justification, the Lord looks at our hearts eh. Kumbaga, pwede kasi na malinis tayong tingnan sa labas, mukha tayong pious, mukha tayong holy. Kasi nakasutana pa yung mga yan, di ba? You can appear sa outside appearance mo na holy ka. Pero ano yung condition ng heart mo? Pwede naman mukha kang beggar, pero yung condition ng heart mo, no? Repent, nag-repent yung heart mo with all honesty. In justification, nandoon. Yan. So, tingnan natin yung susunod. Sabi natin, justification. Diba? So, pabasa natin kay Tita Fe Dumok. Okay. Verse 12. Mm-hmm. But to all who did receive him, he gave them the right to be children of God, to those who believe in his name, who were born not of natural descent or of the will of the flesh or of the will of man, but of God. Yan. Ang tanong, ito po ba ay justification? Regeneration? Or adoption? Ano po? Asan po yun? John 1:12-13. Ano po siya? Adoption. 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 Ano yung keyword? Bakit siya naging adoption? Children. Yes. Family of God. Right. He gave them the right to be the children of children God. Of God. So, kumbaga, obviously, lahat naman tayo eh, anak ng Diyos. Category A. Kasi ginawa niya tayo lahat eh. Pero category B, yung totoong anak ng Diyos. Di ba? Lahat ng tao, anak ng Diyos, obviously. But technical.
Pero sino yung totoong anak ng Diyos? Diba parang halimbawa, sa mga pag nag-reunion kayo, tapos nandun yung anak mo, tsaka yung mga pinsan ng anak mo, at tsaka yung iba mo mga pamangkin. Tapos pag tinawag mo sila, oy kakain na mga anak. Di ba? Minsan ganun ang tawag na rin. Mga ang galing anak, mo, Pastor. Mga anak. Ang galing. Diba? Ang galing magbigay ng example. Kain na mga anakis. So, lapitan na yung mga yan. Pero hindi mo naman talaga anak lahat yan eh. Di ba? So, galing. Opo. So ang lumalabas yung Diyos, anak niya lahat, pero meron talagang tunay na anak ng Diyos. Okay, ngayon pag hindi ka pasok doon sa mga tunay, doon ka lang sa labas. So para makapasok ka, maging talagang anak ka ng Diyos, 'di ba? Binibigyan kanya ng karapatan. Anong requirement para makuha mo yung karapatan? But to all who did believe in His name. Maniwala at higit sa lahat, tanggapin ang Panginoon. No? Lahat ng tumanggap, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So adoption to. 'Di ba? Usaping adoption to eh. Sabi dito, to those who believe in His name, to those who receive Him. No? Na were born not of natural descent, hindi ka naman talaga niya anak, pamangkin ka lang or anak ka ng kapitbahay, nakipaglaro ka lang doon, nataong kainan na, natawag ka rin. So, or of the will of the flesh, or of the will of man, but of God. So, imagine nyo, technically, kamag-anak niya talaga, mga Hudyo eh, chosen people, Israel, diba? O, ang tawag sa atin, Gentile, mga Hentil. Ibig sabihin, non-Jews. Pero, mas marami pa ang believer na hindi Hudyo. Di ba po? So, mabuti na lang, napasali tayo. In-adapt tayo. Di ba? Naalala niyo ba, may kinuwento ko dati. Meron akong crew na hinahir ko siya kasi magaling mag-basketball. Mm. Naalala niyo ba yon? Tapos nagba-Bible study kami sa Jollibee, nagtanong siya. Sabi niya, "Sir, tinanggap ko na si Jesus. Kaka-Bible study natin gabi-gabi. Tinanggap ko na tuloy," sabi niya. So, ang problema ko, parang hindi ako makapag-identify pag sinasabi niyong anak ka ng Diyos. No, kasi ako, yung experience ko, yung nanay ko, isang gabi, lumabas ng bahay niya. Yung tatay ko, isang gabi, lumabas ng bahay niya. Nagkita sila at nagkaroon sila ng pagtatagpo. Ngayon, ang kinalabasan, ako. So, pinanganak ako na nanay ko. Ibinigay ako doon sa lolo at lola ko. Lumaki ako doon sa lolo at lola ko. Sabi niya ganun. Tapos, yung nanay ko kasi may sariling pamilya. Yung tatay ko may sarili rin pamilya. So, hindi sila pwedeng magkaroon ng relasyon. Kumbaga, so, anak ako sa tinatawag na pagkakasala. Ang tanong ko sa inyo, bakit ganun? Di ba? Bakit kayo, lahat kayo, sabi niya, may tatay kayo, may nanay kayo. Ako, lumaki ako sa iba, sa lolo at lola ko. Kumbaga, tuwing habang lumalaki ako, tinatawag akong ampon. Sabi nga nun. Sakit-sakit, sabi niya, bakit ganun? Hindi ko maintindihan, sabi niya ganun. So, paano ko maiintindihan yung ine-explain niyo na anak kami ng Diyos? Dahil kahit kailan, hindi ko naramdaman na anak ako ng tatay ko o anak ako ng nanay ko. Di nga nila ako dinadalaw eh. Lumaki na ako ng ganito. Sabi niya gano'n. Grabe niya. Right? Ano niya sabi ng Holy Spirit sa kanya? No? I'm sure hindi ako yon. Sabi ng Holy Spirit. No? Ginamit lang ako ng Holy Spirit. Sabi ko, alam mo, unang-una, you need to realize na si Jesus mismo, lumaki rin siya. Tinutokso rin siyang bastardo. Di ba? Si Mary nga lang eh, katakot-takot na pressure, buntis pa lang siya noon. Eh paano na pag lumalaki na yung ano? Imposible hindi sila magkakakilala doon. Maliit na community lang yun eh. Di ba? Tapos, kumbaga, technically, ampon siya ni Joseph kasi hindi naman galing sa seeds niya eh. Di ba? Galing sa Holy Spirit eh. So, si Joseph, may pagkakataon nang umalis, nagpakita sa kanya yung anghel, sabi niya, "Joseph, no, do not be afraid. No,
akuin mo si Mary, huwag mo siyang tatabihan hanggang sa makapanganak, ano, virgin birth yan, conceived by the Holy Spirit, and pangalanan mo Jesus. Sinunod lahat ni Joseph yun. Diba? He has a choice, hindi na siyang tumakbo, pero hindi. Inadapt niya si Jesus, di ba? Tapos sabi ko sa kanya, another point, no? Kung si Jesus ganun, nagsuffer siya ng ganun, lumalaki, ikaw nagsasuffer kang ganun, naiintindihan ka ni Jesus. Another point is, yung anak ko, wala naman akong choice eh. Kasi anak ko yan. Kailangan kong pakainin yan. Kailangan kong padala sa eskwela yan. Kasi basic right niya yun eh. Kailangan kong bihisan yan. Bigyan ng bahay. Di ba? Although gusto ko naman yan kasi mahal ko siya eh. Di ba? Pero sa totoo lang, wala akong choice kasi anak ko yun eh. Dapat kong gawin yun. Sinasabi ng batas at saka syempre, di ba? Konsensya mo nalang kung di mo gagawin yun. Pero tingnan niyo ibang tao. May choice naman sila, kagaya ng lolo't lola mo, kako. O yung ibang tao na nag-decide na mag-ampon. May choice naman sila kung mag-aampon sila o hindi. Pero they choose to. Naamponin ka. O sino mas matinding pagmamahal yun? Di ba? Kasi, kumbaga, siya may choice. Kumbaga, pwede siyang, no, thank you. Ayoko mag-ampon. Pero, that person chose na ikaw ipasok doon sa kanilang sistema, sa kanilang pamilya. Diba? So, diba, napakalaking privilege nun na ikaw ay piliin at palakihin at mahalin. Kaya sabi ko simula ngayon, pag tinatawag kang ampon, no? Sagutin mo sila. Proud ka, sabihin mo, ampon ako, proud ako. Ampon, sabi niya. At least, yung tatay ko, yung tatay nyo, ay yung tatay, yung nag-ampon sa akin, may choice na kung pwede akong amponin o hindi. Pero yung magulang nyo, walang choice. Kumbaga, talagang pinalaki kayo. Pinag-aral kayo, pinakain kayo, walang choice. Di ba? So, mas blessed ako kasi may choice yung aampon sa akin pero pinili pa rin ako amponin, di ba? So, very good point. Di ba po yung Diyos, may choice naman siya eh. Pwede naman tayong di ipasok eh. Pwede tayong i-discard. Alam niyo yung parang pagka-reject, pwedeng itapon. Worthy ba tayo na makapasok sa presensya niya, sa pagmamahal niya? Hindi, actually, no? Still, He gave up His life for us. And that is a choice. Choice ng Panginoon yun. Hindi mo pwedeng kahit kailan ma-question yun. Choice niya yun eh. Diba? Lumilindol ba sa bahay niyo, Pastor Tin? Lumilindol ba sa bahay niyo, gumagalo yung dingding mo? Ayan, so adoption siya, adoption, di ba? Ayan. Okay, basahin natin 'to. Si Sir LV. Okay. Acts 13 verse 39. Everyone who believes is justified through him from everything that you could not be justified from through the law of Moses. Mm-hmm. So, ano pong ibig sabihin? Justification ba siya? Mm-hmm. Regeneration? Adoption? Diba? It talks about justification. No, kasi dito, ini-establish dito kanina, sabi dito sa binasa ni Tita Fe, lahat na mag-receive, lahat ng maniwala, hindi na naman dito, sinabi dun sa Acts, no? Si Luke ang sumulat nito eh. Si Dr. Luke. Sabi ni Dr. Luke, no, sabi niya, everyone who believes is justified. Ang laki ng role natin, no, na naniniwala tayo eh. Kaya nga ang tawag sa atin mga believers. Hindi yung mga fans ni Justin Bieber, pero tayo yung mga believers ni Kristo, naniniwala. 'Di ba? Na kumbaga justified ka. Parang ganoon. Through the law of Moses. Kasi diba sa Old Testament, Mosaic law pa eh. Pero siyempre, sa panahon ni Jesus, diba?
yung kanyang pag-ibig na ang naging batas. Yan, tuloy natin. Yan, Pastor 13. Romans 1 verse 17. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Just as it is written, the righteous will live by faith. Yep. The righteous will live by faith. No? Paano natin maiintindihan yung righteous ng Panginoon kung hindi madidevelop yung pananampalataya natin? Kayo po, paano ba na-develop yung pananampalataya ninyo? Kasi bigyan ko kayo ng example ako, na-develop po yung pananampalataya ko. Nung bata po kasi ako, every Friday, may life group sa bahay namin, lumalaki ako. Pero kakaibang life group to. Kasi yung life group na to, merong kantahan, may pulutan, at saka may inuman. So, lagi tuwing Biyernes ng gabi sa bahay namin, may nagiinuman. No? Dumarating yung mga kaibigan ng tatay ko, mga kapatid niya, mga pinsan. So iba't iba, iba't ibang taon dumarating kung sino-sino. So lagi yun, may nagkukwentuhan, kakainan, merong inuman, may pulutan, kompleto. Isa po sa pinaka-favorite ko po nung lumalaki ako, nung bata ako, ay makinig ng mga kwento ng mga lasing. So, inaabangan ko. Grabe talaga. Kapag ka po, ano na, lasing na sila, ang gagaling na po nilang mag-English. Nice. Hindi ko maintindihan ba't ang gagaling nilang mag-English. At saka, ang dami nilang kwento. No? Yung mga kwento nila na hindi ko maintindihan. Halimbawa, alam mo ba pare, meron akong nakita, nakasalubong doon sa kanto, isang gwardiya at saka isang aso. Binabantayan nila yung pabrika. Ngayon, may pumasok ng magnanakaw. Hinabol ngayon itong ano. May sasagot. Hinabol ng gwardiya? Hindi, ng aso. Sabi niya ganun. Tapos ngayon, nung naabutan, kinagat siya ng aso. Hindi, kinagat siya ng gwardiya. So, hanggang umaga yon, hanggang umaga, basta kung ano yung isasagot, babalik pa rin mo lang. Di ba? So ngayon, pagod na pagod, nauhaw ngayon, nakahabol tong ano, eh uminom siya ng tubig. Oh, sino? Yung gwardiya? Hindi, yung aso. Kumbaga, paikot-ikot lang yun. No? At naalala ko nung bata ko, enjoy na enjoy ko yun. No? I didn't realize na kapakinig ng mga kinakanta nila, yung mga hatching ng hatching, si Tandang Gusting, yung mga ganong kanta nila, tapos yung mga kwentuhan nilang barbero na walang kakwenta-kwenta, yung mga jokes ng mga lasing, mga ganon. Na-ano ko po yun eh, na-adapt ko po. And in fact, ngayon, matanda na ako, naaalala ko pa eh. Na-develop po sa akin yung mga kwentong yun na naaalala ko. Tapos po, nung nakakilala ako sa Diyos, the same principle, ang hindi ko napansin, ang nangyari. Ganon din ako, college ako noon. Meron nagba-Bible study doon sa guidance office ng school namin. Katapos, lagi silang nagkukwentuhan tungkol sa Diyos, mga testimonies nila. So sa akin nang dating chismis lang 'yun. Nakikichismis ako. Ano magandang testimony nito mga 'to. Para naman ano, makikichismis nga ako. Pero alam niyo na develop yung faith ko. Hanggang sa isang araw yun tinamaan na ako ni Lord. So kasi nakita ko yung righteousness ng Panginoon eh. And nakita ko yung ano niya, yung kanyang pagpapahalaga sa akin. Diba? Na-reveal lang yon sa pamamagitan ng faith na na-develop. Kasi po kung walang faith, ilang beses ko naman sinabi sarili ko na gusto kong bumait eh, pero hindi ko nagawa. Diba? Kasi gusto ko lang. Pero nung time na na-develop na yung faith ko at nakita ko yung righteousness ng Panginoon, no, doon ko naintindihan yung kahalagahan ng pananampalataya. Diba? Sabi nga eh, si Abraham, diba?
eh, na-justify dahil sa kanyang faith. Di ba? Kasi isa sa pinakamatinding adventure of faith pinakita ni Abraham. Eh, kayo ba naman, eh, palabasin sa inyong, ano, sa inyong area, wala kang pampupuntahan, hindi mo alam. Pero alam mo sa puso mo, merong isang above being na nagsasabi sa iyo kung anong next mong gagawin. No? Ano ba naman yung matinding faith na 100 taon mo nang hinihintay yung gusto mong anak? Nagpangako-pangako yung Diyos mo na bibigyan ka ng ano, sabi ng Diyos, yung mga anak mo hindi mabibilang kagaya ng ano, buhangin sa dagat. Tapos isa lang ang ano, lumabas. Hindi, pangalawa na pala yun, si Isaac. 'Di ba? Yun na yung mahal na mahal niya. Sabi niya, diyan ko padadaanin yung ano, yung lipi na akin chosen people. Ay, ano nangyari? Pinapakuha niya, pinapapatay niya pa. Pero naniwala pa rin siya. 'Di ba? Sa loob-loob niya, magpo-provide ang Panginoon. Ayun, nag-provide ng ram, 'di ba? Pero ang tanong, may magandang tanong yung mga theologian eh. What if kung hindi nag-provide ang Panginoon? Alam niyo yung faith na meron na klase daw si Abraham? Siya yung tipo na, okay, hindi magpo-provide, edi bubuhayin niya. Nakuha niyo? Ay, takot na ano ko dun eh. Parang, oo nga, no? Bakit nga naman hindi? Eh, siya naman yung author of life and death. Di magtitiwala na lang ako. Ba't ako didiskarte ng sarili ko? O sige, mukhang may kamatayan, mukhang delikado, mukhang mahirap, di ba? Eh di sige, ano ko na lang sa kanya. Palakasin ko na lang yung faith ko, maniwala ako sa kanya. Di ba? Kaya nga sabi sa salita ng Diyos, prayer can move mountains, di ba? Next, si Sir Lenlen. It is from Him that you are in Christ Jesus, who became wisdom from God for us, our righteousness, sanctification, and redemption. Yes. O ano to? Justification, regeneration, or adoption? Sana yun. Sana. Sana yun, nawala. Yan. Ito po. 1 Corinthians 1:30. Is that you are in Christ Jesus, became wisdom from God for our righteousness, sanctification, and redemption. Redemption. It's a classic example of regeneration. No? Regeneration. Yeah, di ba? Kasi ano eh, kumbaga, ikinonek ka uli dun sa righteousness. Dun sa sanctification. Diba? Doon sa redemption. Diba? Kumbaga kasi ikinabit ka ulit eh. Alam nyo, madaming tao hindi nakakapansin nito, no? Na, kasi parang ang salita ng Diyos, parang mystery sa maraming tao. Pero pag pinaliwanag ng Holy Spirit, actually maganda eh. Na it makes sense. No? Na maniniwala talaga na oo nga, no? Diba? Kung hindi dahil kay Kristo, ano pa? Alam niyo ba na kung hindi dahil sa kamatayan ni Kristo, isa sa pinaka-importante na araw, eh, bukod sa Christmas Day, yung kanyang kapanganakan, eh yung kanyang kamatayan. Di ba? Kasi kung wala pong Easter Sunday or Resurrection Sunday, baliwala po yung sakripisyo ni Jesus. Kasi He will just be qualified as like the other gods. Buddha, Muhammad, di ba? Pero siya, he defied death. So, ibig sabihin, it only, ano lang, gina-justify na, kumbaga, ano siya? Siya yung author of life and death. Di ba? Ngayon, yung ginawa niya, nireconnect niya tayo, na-regenerate tayo. Di ba? Ayan. Sister Pepot, the birthday girl. Okay. Colossians 2:13. And when you were dead in trespasses and in the uncircumcision of your flesh, He made you alive with Him and forgave us all our trespasses. Mm-hmm. Regeneration, di ba? Regeneration din siya. Ano ibig sabihin po ng ano? Kasi ngayon, Marso eh. Sa Pilipinas, ito po yung buwan ng marami nagpapatuli sa Pilipinas. Kasi summer eh. Di ba? Summer. No, bakit nagpapatuli yung mga batang lalaki? Di ba? Saan nila nakuha yung idea na yun? Alam nyo ba na
Hindi lahat ng lalaki dito sa US ay circumcised. Na totoo yan, Pastor. Bihira lang ang circumcised dito. Ang circumcised lang, mga Filipinos, Hudyo, Muslim. How about yung Muslim, Pastor? Muslim, some Muslims, yeah. Mm-hmm. I think meron ding mga circumcised sa Muslims. Yeah. Mm-hmm. Pero hindi lahat. Kung tutuusin mo, konti lang. Kasi galing tayo sa mundo na lahat ng lalaki circumcised, di ba? Pero pagdating ko dito, I realized, di sila lahat circumcised. Di ba? Mm-hmm. Ano ba yung, bakit nagpapatuli ba yung tao sa palagay niyo? Bakit nauso yan? Ano yung pagkakaalam niyo? Dahil sa Bible siguro, Pastor. Sa Old Ako. Testament. So ginagaya nila yung kay Abraham. Yeah. Opo. Kasi merong tinatawag na covenant, no? Through circumcision, 'di ba? May covenant ang Panginoon kay Abraham. No. Pero sa panahon ni Kristo, circumcision of the heart na eh. Kumbaga, ano? So parang ganoon. Parang cleansing, Pastor. Opo. Kasi ang nangyayari, it signify na kapag circumcised ka, sinasabi mo na you are for God and you are being cleansed. Parang ganun. Being cleansed. Kaya ang tawag nila dun sa mga hindi tuloy, uncircumcised people, di ba, sa Bible. At naalala niyo yung ginawa ni ano, ng mga anak ni Abraham? Ni-rape yung isa niyang anak, si Dina. Naalala niyo yun? Nung isang lahi. Tapos sabi ni Abraham, sabi ng mga ano, o sige, ikakasal na lang namin kayo. So ang ginawa nung mga anak ni Abraham, inano niya, nilasing nila lahat ng mga lalaki kasi sabi nila, since ma-merge na yung ating countries, kailangan kung paano kami nag-worship doon sa aming Diyos, kailangan i-adapt nyo. So, lahat ng lalaki dapat magpa-circumcise. So, lahat ng lalaki ng bansa na yun, nagpa-circumcise. So, syempre, alam nyo naman, pag naka-circumcise sa atin ngayon, mga bata, di ba, nakapalda pa yan. Di masyado makagalaw kasi nga may masakit. Ang nangyari, ang ginawa nila, habang in pain dahil sa circumcision, itong mga lalaki na to, sinugod nila at pinagpapatay nila. Yeah, galit na galit si Abraham na. Ewan ko naalala niyan. Ay, sorry, si Abraham ba? Si Jacob. Sorry. Bali pa information ko. Si Jacob pala yan. So, ganun kahalaga yung circumcision sa kanila. Di ba? So, sabi dito, and when you were dead in trespasses and in the uncircumcision of your flesh, ibig sabihin, hindi kayo patay na kayo, namatay kayo dahil sa sinyo, at saka hindi kayo circumcised, kumbaga hindi kayo tama sa Diyos, hindi kayo malinis para sa Diyos, no? Eto na, I think kasunod, no? He made you alive with Him and forgave us all our trespasses. Diba? It's a classic example of regeneration, eh. Diba? Ni-regenerate nila kayo. Mamaya, di-define natin yung tatlo na yan. Diba? So, kumbaga, wala ka na, pero because of Jesus, siya mismo yung nag-regenerate sa'yo. So, bakit ito sa palagay nyo na ginawang articles of faith ng denomination natin? Kasi, obviously, ano to eh, pinapakita dito na, malaki ang pagpapahalaga natin, ang importansya ni Kristo, yung role niya, na kung bakit siya tinatawag na King of Kings and Lord of Lords, na bakit siya ang Diyos natin at worthy siya i-praise at i-worship. Diba? The reason lang, sa totoo lang, na makapag-praise ka at makapag-worship ka ng tama, in spirit and in truth, kasi naiintindihan mo yung righteousness ng Panginoon.
Alright? So, sino yung huling bumasa? Ayan. Sister, Tita Pep. Tita Fe. Ako? Apa, kayo po. Titus. Titus 3, verses 4 to 7. But when the kindness of God, our Savior, and His love for mankind appeared, He saved us, not by works of righteousness that we had done, but according to His mercy through the washing of regeneration and renewal by the Holy Spirit. He poured out His Spirit on us abundantly through Jesus Christ, our Savior, so that having been justified by His grace, we may become heirs of the hope of eternal life. Amen. Meron na siyang pamigay na word. Di ba? Yeah. Through the washing of regeneration and renewal by the Holy Spirit. Di ba? Sabi po, no? But when the kindness of God, our Savior, and His love for mankind appeared, He saved us. Not by works of righteousness. Natatandaan niyo po yung para makakuha ka ng added grade sa teacher mo, siguro hindi makapag-identify si Pastor Tin. Tayo lang mga thunders. Naalala niyo yung pinagbubunot kayo sa eskwela pagkatapos ng klase. Kasi walang janitor nun eh. Alam niyo yun? Yeah. Inabutan ko yun, Pastor. Ay, naabot mo ba yun, Tin? Floor wax. Floor wax tsaka bunot. Tapos yung blackboard, babasain nyo. Para, lalo na pag Friday, para malinis na pag Sunday. Tapos papagpag nyo yung sa labas ng yung chok pa nun eh. Diba? Kasi nung grade 1 hanggang grade 3 ako, public school ako eh. Yung grade 4 hanggang high school, doon ako nag-private. Medyo umangat-angat sa buhay nanay ko. Nilagay ako sa private. Naawa naman sa akin. Napansin ko lang no na para makakuha tayo ng extra points sa teacher, ang daming utos, di ba? Totoo yan. O kaya ako yung teacher ko, pinagtitinda ako ng kalalaki kong tao. Pinagtitinda ako ng Kasi mabilis akong mag-add. Nung grade 3 ako, mabilis akong mag-add. Na nabawa, magkano nakuha mo? 25 cents Nutriban, at saka 10 cents na Coco Jam, ganun. Ma-add ko kagad yun, 35 cents, mga ganun. So, pinagtitinda niya ako. May extra point daw yun. Mm-hmm. Tapos, nagbibenta rin siya ng tocino, longganisa. Tapos, yung nanay ko, nagtatrabaho sa Remson department store. Nangihingi siya ng parang discount card, parang ganun. So may extra point din daw yun sa grade ko. Di ba? So everything na gawin natin may extra point. Hanggang sa lumaki ako, naging member ako ng Marian Youth Movement sa Catholic organization. Naalala ko noon, umaten kami ng Mariology, yung parang study of Mama Mary. Tapos isa mga katuruan doon is kailangan magtitika, magkaano ng kandila, di ba? Tapos magro-rosary, may black rosary, may haba 'yun pag black rosary, no? Tapos o kaya pag magdadasal ka sa patay para umakyat yung kaluluwa sa pata sa langit, mga ganun. O kaya bibili ka ng scapular. Alala niyo pa yung scapular, yung kulay brown siya na square. Tapos bago mo siyang isuot, ipapabasbasan mo muna sa pare. Pagka nagbabasbas na siyang ganoon, dapat tumapat ka doon, tamaan yung scapular para may power. Para. So, tapos, bumili ka ng mga miniature na Mama Mary, tapos gawin mong gift pag birthday para i-bless ka, para maging righteous ka sa harapan ng Lord. Kaya mag-serve ka, mag-serve no, para yung righteousness makuha mo. Grabe. And then totally, nabago siya nung naging Christian na ako. Iba pala. I don't have to do anything. Right? All I have to do is believe and accept Him as my personal Lord and Savior. Then, righteousness will follow. Mm-hmm. Kasi po, naalala ko noon before,
magbibigay kami ng contribution, magbibigay kami ng pera para ma-achieve namin yung certain righteousness, no? Para maging right kami sa harapan ng Diyos. Pero dito, magbibigay ka ng pera, magiging mabait ka kasi manifestation of saved life. Tama po? Nakita niyo yung difference? Kasi yung binasa ni Tita Fe na sinulat na dito na dito sa Titus na kumbaga pag dumating daw yung kindness ng Panginoon, no, na savior natin, no, at yung pag-ibig niya sa lahat ng sangkatauhan, sinagip niya tayo. 'Di ba? Yun yung manifestation noon. Hindi dahil sa ginawa natin ng maganda. Hindi dahil sa bumili tayo ng scapular or dahil sa bumili tayo ng rebulto or nagpatayo tayo ng grotto sa garden, 'di ba? But according to his mercy, choice niya na naman para i-wash tayo, no? At ma-regenerate tayo at ma-renew tayo ng Holy Spirit na co-equal niya. 'Di ba? So classic, 'di ba? Regeneration. Ayan. Next, Sister Elvie. 1 Peter 1:23. Because you have been born again, not of a perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Ako po, na-experience ko talaga to eh. Yes. Na-experience ko tong na-born again. Ano, dati, mystery sa akin yan. Paano mo ma-born again? Actually, may point sa time ko na gusto ko rin ma-born again kasi nakikita ko si Gary Valenciano, parang ang bite-bite niya na na-born again siya. Sabi ko, parang gusto ko rin ma-born again. Eh, tapos parang naging uso pa sa mga artista, yung mga na-born again, yung mga artista. Sabi ko, sana ma-born again din ako. Pero hindi ko maintindihan talaga kung ano yung born again. Pero ito, classic ano na pagpapaliwanag. No? Kumbaga, through the living and enduring word of God. Ayan. So, next, si Sir Lenlen. 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Yep. So napapansin niyo yung pattern ano? Kanina pa natin, no, tinitingnan natin sa binigay na mga verses ng Church of the Nazarene, no? Yan yung pattern eh, no? Kumbaga, if we will accept him, we will confess our sins, we will repent, faithful ang Panginoon, no? At righteous, no? Patawarin tayo sa mga kasalanan natin. Hindi lang tayo papatawarin, lilinisan pa tayo sa lahat ng ating pagkukulang, 'di ba? So classic regeneration para excuse me. Ayan, dito na tayo sa statement as we end. Ayan, Pastor Tin. Statement na tayo. We believe that justification is the gracious and judicial act of God by which he grants full pardon of all guilt and complete release from the penalty of sins committed and acceptance as righteous to all who believe on Jesus Christ and receive Him as Lord and Savior. Alala niyo yung ano, yung pastor? No? Justification. Ako na lang kaysa sila. Nakuha po natin. Yes. Sa illustration. Di ba? Sabi natin mga Nazareno, naniniwala tayo na ang justification ay isang gracious. Dahil na naman sa grace ng Panginoon. And judicial act. Yung kanyang pagiging tama, pagiging patas na Diyos, no, which he grants full pardon. Release ka na, wala ka ng kasalanan, no, of all guilt and complete release from the penalty of sins committed. Imbis na ikaw ay mamamatay, susunugin ka ng eternally, pupunta ka sa langit, no, wala ka ng penalty. No, and acceptance as righteous. Nako, yun pa yung maganda dun eh. Hindi ka na hahabulin, hindi ka na papatayin, hindi ka na parurusahan, i-convert ka pa as brand new, righteous ka pa. Diba? Kaya nakakainis yung prayer kanina nung Fariseo eh, yung Pharisee eh. Kasi sabi niya, di ba sabi niya, napaka self-righteous naman itong mag-pray.
Diba? Yung pagiging ganun mo, papalitan niya ng righteousness. Diba? To all who believe on Jesus Christ and receive Him as Lord and Savior. So very clear. Meron talaga siyang if, diba? If you receive, if you believe. Diba? So, parang ano yan eh. Alam niyo yung sa Romans 8:28, sabi ng sa maririnig niyan sa mga tao sa mundo, kinukote nila. Everything happens for a reason. Sabi nga yan sa Romans 8:28. All things work together for good. Diba? So, eh, pero may karugtong yan eh. Kasi bakit nila sinasabi na, ay, okay lang yan. All things work together for good. Everything happens for a reason. May karugtong yun. Ano yung karugtong? To them who are called according. Yes. Sige po, sister, diretso niya. To them who are called according to His purpose. Mm-hmm. Yes. Kumbaga, tinawag ka according sa purpose ng Panginoon. Halimbawa, masama kang tao, kinasadya mo talaga maging masama, eh, hindi ka naman tinawag sa purpose ng Panginoon. Hindi applicable sa iyo. Pero kagaya ni Joseph, the dreamer, ang mabuti yung puso niya, pero lahat ng kamalasan sa buhay, inabot niya. No? Hindi naman malas. Hindi tayo naniniwala sa malas. Pero ibig sabihin, lahat ng misfortunes, lahat ng pighati sa buhay, inabot niya. Pero, no, all things work together for him because he was called by God, no, in accordance to his purpose. May purpose ng Panginoon. Diba? So same thing sa atin. We believe, we receive, and then this will be our gift. Diba? Pardon, patatawarin, at hindi lang patatawarin, lilinisan, hindi lang lilinisan. Dati kang unrighteous, ngayon righteous ka na. Pero wag mo namang i-claim na mas magaling ako dito sa mga ibang Kristiyano na to o sa ibang taga-church na to kasi ako righteous ako. Kumbaga, righteous ka dahil sa Diyos, hindi righteous ka dahil sa kagagawan mo. Mm-hmm. Yeah. Kaya hindi tayo pwedeng magbida-bida. Ayun. Next statement natin. Sino yung bumasa kanina? Si Tita Feba? Sino yung huling... Si Sister Pepot, the birthday girl. Okay. We believe that regeneration or the new birth is the gracious work of God, whereby the moral nature of the repentant believer is spiritually quickened and given a distinctively spiritual life, capable of faith, love, and obedience. Kanina pinag-usapan natin yung justification. Ito naman, regeneration. Naniniwala tayo na ang regeneration daw ay bagong kapanganakan. Diba? So, ikinabit ulit tayo. Diba? Ginamit na naman to na gracious work ng Panginoon dahil sa grasya. Kaya nga dapat ang dugtong ng salita natin eh, o ano, pupunta ka ba? Ay, sa grasya ng Panginoon. O eh, ano, mahal mo ba asawa mo? Ay, sa grasya ng Panginoon. Di ba? O ano, kumbaga, o ano, dadami ba tayo sa church? Ay, sa grasya ng Panginoon. Di ba? Naniniwala ba kayo sa ganun? Na kumbaga, lahat naman, by the grace of God. By the grace of God. Right? Kasi kung i-assure mo yung tao, tapos hindi nila makukuha, ay ma-upset yun, di ba? Pero kung sabihin mo na yung totoo, at yun naman talaga ang totoo, at yun ang nangyayari sa mundo na to, by the grace of God, bakit wala kang COVID ngayon? By the grace of God, bakit masaya ka? By the grace of God, pinagpala ka. Lahat yan, grace ng Panginoon. Ito, sa gracious work of God, whereby the moral nature of repentant believer is spiritually quickened and given distinctively spiritual life, capable of love, and obedience, no? So, sabi natin, pinaliwanag natin, regeneration, eh, ikinabit ka ulit. Diba? Ayan. Sister Lenlen. We believe that adoption is the gracious act of God by which the justified
a regenerated believer is constituted as child of God. Oh, so dito, lahat ng na-regenerate, lahat na na-justified, okay, eh, kin-round ka na na child of God. So, paano yung proseso? Halimbawa, pinawalan sala ka na. Diba? Hindi ka na magbabayad. Halimbawa, si Sister Fe Maranan, ang dami niyang utang kasi ang dami niyang nilibre ng birthday niya. So, nagkautang-utang siya. Meron siyang $100,000 na utang sa Citibank, halimbawa. Tapos sabi naman ni Sister LV, o sige, Sister Pepot, pa-birthday ko na lang sa'yo. Babayaran ko yung 100,000 na utang mo. Wow, yaman. Yayamanin, di ba? So, ang saya-saya ngayon ni Sister Pepot kasi wala rin siyang iintindihin. Hindi na siya ahabulin ng banko, malinis uli yung kanyang record. Di ba? So, hindi lang yun. No, di ba? So, dati, since nakabayad na siya ng utang, anong gagawin sa kanya ng credit system? Interest. Hindi, binayaran na nga yung interest ni Sister LV. Tataasan ng credit. Yes, dati mababa yung credit score niya. Ang gagawin, ilalagay siya dun sa ibabaw, gagawing excellent. Para, anytime gusto niya uli na bumili, mataas yung trust factor niya. Ganun yung ginawa sa inyo ng Diyos. Tumaas yung trust factor mo. Dati, pag may nakakita sa'yo, lumalayo kasi sama daw ugali mo, kasi ganto-ganyan, kasi ganyan-ganyan. Nung naging Christian ka, ano nangyari? Inilagay ka doon sa estado ng Panginoon na this time ginagalang ka na, this time pinupuntahan ka para humingi ng counseling, this time pinupuntahan ka para humingi magpa-pray over sa'yo. Di ba? Binago niya yung estado mo. Napansin niyo ba yon? Simula na naging Christian ka, dumami yung mga tao sa'yo na nagpapa-pray. Mm-hmm. Simula na naging Christian ka, meron na nagpapa-counsel sa'yo. Bakit ka rapat? Dapat ka ba? Graduate ka ba? May MA ka ba ng counseling? Wala naman. Kasi constituted ka as a child of God. Inilagay ka niya dun. Kumbaga, wala kang dinideclare, ha? Hindi ka naman nakatapos ng kung anumang Bible college o whatever. Pero wala kang dinideclare, pero it just manifest sa'yo. Nakikita ng tao. Hindi mo maiwasan. Na parang, wow, ano bang kapayapaan meron si Sister Pepot? Kahit na 35th birthday niya ngayon, ang ganda-ganda niya pa rin, batang-bata, at may peace sa kanyang mukha. Alam niyo yung kapayapaan. Kasi yun ang mahirap bilhin po ngayon, sa panahon ngayon, yung kapayapaan. Yeah. Sa puso. Diba? Ano sa English yung kapayapaan? Peace? Peace. Yeah. Tranquility. Peaceful. Diba? Kumbaga, ako hindi naman ako mayaman, pero masaya ako kasi actually, never in my life I thought that I would be excited every Sunday. Kasi every Sunday, hindi naman ako nagsisimba. Lumaki ako. Wala, hindi kami nagsisimba. Pero ngayon sa buhay ko, never I thought na maging excited ako na dumating yung Sunday at alam yun, makakapagsimba ako, alam yun, makakapagturo or makakapag-fellowship. Lalo na pandemic ngayon, di ba? Ito yung pagkakataon mo na kumbaga, makakita man lang ng tao eh, di ba? Biro niya, kinulong tayong lahat sa taon ng pandemic. Di ba? So, dito, inadapt ka ng Panginoon pagkatapos ka niyang i-justify at saka i-regenerate. Di ba? Hindi ka lang niya nilinisan, pinatawad, inayos, binalik ka pa doon sa estado. Yung classic na I'll be sharing sa inyo guys on Sunday about titled The Good Son. Pero actually, story yun ng The Prodigal Son. Pero bakit sa The Good Son? E abangan nyo pag Sunday, bakit sa tinawag na The Good Son. Pero sa last part,
sa pag-uwi niya, kasi nag-decide na siya eh. Nakita niya puro pagkain ng baboy yung kinakain niya eh. Ay, hindi niya nga makain. Sabi niya, buti pa yung baboy, kumakain ng pagkain ng baboy. Yung hindi ako makakain, gutom na ako. Uuwi na lang ako. Sabi doon, uuwi na lang ako, babalik ako sa tatay ko, mag-a-apply ako bilang katulong. Ayun ang ginawa ng tatay niya, ni-restore siya. Alin niyo kung paano pinakita na ni-restore siya? Binigyan siya ng signet ring. Sing-sing. Binigyan siya ng sing-sing. Kasi po yung sing-sing na yon, noong unang panahon, wala namang pirma eh. Signet. Doon galing yung word na signature. Signet ring. Yung signet ring, pagka inilubog mo yon doon sa may mainit na wax, tapos ipinantatak mo doon sa papel, makakabili po yun ng baka, makakabili ng lupain, makakabili ng slaves, makakabili ng maraming bagay. Kumbaga, binibigyan ka uli ng power ng tatay mo. E samantalang kinuha niya lahat ng power niya, kinuha niya lahat ng pera niya, winaldas niya, pero this time, nire-restore siya, binalik yung kayamanan niya, binigyan siya ng robe ng maganda. Diba? At nagpapiesta. Ganun din po spiritually, magpipiesta ang mga anghel sa langit kapag meron isa po na born again. So tayo po ay magiging constituted again as a child of God, 'di ba? Kasi bakit constituted, no? Nabubulol ako. Constituted. Kasi 'di ba, constitution, 'di ba? Parang batas 'to, 'di ba? I-install natin sa pamamagitan ng batas. Kasi hindi ka pwedeng mag-move ng isang ano pag walang batas. 'Di ba? Hindi mo pwedeng huliin yung isang tao na atulad ngayon yung meron ng marijuana law. So hindi na pwedeng hulihin, 'di ba? Kasi may nilegalize na, parang ganoon. So dito constituted dahil sa batas na ginawa ni Kristo sa dugo na inalay niya, bayad ka. Binalik ka doon sa ni-restore ka doon. Inilagay ka doon sa pagiging prinsipe ulit. So yun po yung ibig sabihin ng adoption. Kaya mabigat po yun eh. Kasi sa iba pong religion, kung mapapansin nyo, walang adoption. Salvation lang. Napansin nyo ba? Tingnan nyo. Di ba? Or merong reward. May reward ka sa heaven, 10 virgins, parang ganun. Basta i-blow up mo yung World Trade Center. O kaya, kahit sa ano natin, kumbaga, sige, may salvation ka, pupunta ka ng langit, daan ka muna ng purgatorio, doon ka muna, tapos akit ka ng langit pag pinag-pray ka. Pero, walang adoption. Salvation lang. Pero ito, may adoption. Ibig sabihin po na adoption, nakalagay sa Bible, magre-reign tayo over the angels. Diba? So, adopted children tayo. So, kumbaga, hindi ka lang basta-basta doon. Prinsipe ka. Tagapagmana ka. Parang ganun. Yes. Diba? Ang linaw nun eh. Ang linaw eh. Okay, question. Mga tanong, mga as we end, mga added inputs, comments, suggestions, or whatever, or takeaway. Okay, isa-isa. Sinong gusto magsimula? Sino pong gusto mag-start? Meron ba kayong tanong, comments, suggestions, other inputs, karagdagang kaalaman, trivia, or whatever, anything under the sun before we pray? Nalinawan ba natin ang justification, regeneration, and adoption? Ano yung nakagulo sa ating isipan? Ano yung saan kayo nakapag-identify? Diba? Ano yung mas malakas ang dating sa inyo? Parang ganun. Based dun sa na-experience nyo, feeling mo ba na-justify ka, na-regenerate ka, or in-adapt ka, whatever? Although this will lead into one place, di ba? Pero ano yung parang blaring sa'yo? Parang gano'n. Anybody? Simula tayo sa birthday girl. Na eh, birthday. Ana, Sister Pepot, kayo po. Pero kayong tanong? Oh. Wala naman akong tanong, Pastor. Oo. Okay. Pass muna, pass. How about the others?
Ako, Pastor. Go ahead, Patita Fe. Let's say na may tao, may Kristiyano, my name, many years niya na natanggap niya si Lord Jesus as his personal savior. Mm-hmm. Mga ilang taon na, marami na, maybe more than 30 years, between 25 and 30 years since mm-hmm. the time na natanggap niya ang salvation niya. Mm-hmm. So, pero ang buhay niya ay hindi nagbago, Pastor. Mm-hmm. Doon pa rin siya sa Adamic nature. Mm-hmm. Doon pa rin. Yeah. Kaya hindi magandang testimony mm-hmm. ang binibigay niya. So, alin dito sa... Ibig sabihin, hindi siya na-regenerate, Pastor, di ba? Mm-hmm. Yes. Kasi po, dapat explain muna natin anong ibig sabihin ng pagtanggap ng repentance . Kasi po, ang repentance is asking for forgiveness and then you were cleansed, you were forgiven, and then turning around from your wicked ways, 'di ba? Dun sa ano, dun sa Chronicles, ano, no, if my people called upon by my name, no? Kasi dapat may turn around, tatalikuro naman yung kasalanan mo. Kumbaga, nag-ask ka lang ng repentance, 'di ba? Pinatawad ka naman. Sabi ng Panginoon, faithful siya, papatawarin ka niya. Pero kung hindi ka nag-turn around, that can classify you as not truly a believer. Kasi hindi ka pa rin hindi ka pa rin sumusunod . Hindi ka pa rin old nature pa rin. Wala po pong change life, hindi wala pa po change life. Kasi isa sa manifestation po ng talagang change life. Okay. Dapat may prueba, 'di ba? Ngayon, pupunta ba sa langit 'to o hindi? Justified ba siya? Regenerated ba siya? Ang Panginoon po ang makasagot niyan. Kasi in the process of everything, 30 years ka na naging Christian, nag-repent ka, nag-ask ka ng forgiveness, pero wala kang binago sa buhay mo. Mm. Pero tandaan po natin, meron tayong, lahat tayo nasa proseso. Possibly kasi na one of these days, or probably, wag naman sana at the end of his life, alam mo yun, magpalit siya ng puso. We don't know. Pero, in the case of sa present situation, are you truly a believer? I don't think so. Kasi ang believer may change life. Yun ang may resulta. Diba? Pag sinabi mong ginto, nilagay sa iinit ng apoy, eh, hihiwalay yung ginto sa tanso. Hihiwalay yung ginto sa tubig. Baga matitira purong ginto. Kaya po ang ginto, alam nyo, hindi naman talaga pure gold yun. Diba napapansin nyo pag bumili kayo ng ginto na quintas o singsing, nakalagay po 24 carats, diba? Gold for sale, 24 carats, pure gold. Hindi po totoo yun. Kasi kung pure gold yun, liquid form yun. Liquid, yeah. Yes. Kasi dapat ahaluan siya ng something para mag-hold siya. Mm-hmm. So hindi talaga siya pure. Coat po siya. Opo, merong parang coating dapat or something na mag-hold sa kanya kasi ang pure in a liquid form na idarang mo sa apoy, di ba? So nangyayari sa atin, mukha tayong ginto, sabi natin ginto tayo, pero hindi tayo pure. Ang inaanap ng Panginoon ay pureness. Ngayon, ang pureness, yung purity, makikita sa ginto, liquid form, dapat tayo ganun. Tumalikod tayo sa kasalanan. Hindi na natin siya ginagawa ulit. Ngayon, kung ginagawa natin ulit, huwag kang mag-alala, nasa proseso tayong lahat. Mabait ang Diyos, kaya nga di pa siya bumabalik. Really? Yes. Binibigyan tayo ng pagkakataon na mag-ayos. Di ba? At magbago. Di ba po? Kaya importante ang change lives. Kasi ang tinuro sa atin, oy, magbago ka na, ayusin mo yung buhay mo. Di ba? Para naman mapalapit ka sa Diyos. Hindi po 'yan tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo ng Biblia, oy, lumapit ka sa Diyos.
Dahil pag lumapit ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, nalikuran mo yung kasalanan mo, then change lives, and then manifestation of righteousness lalabas sa buhay mo. Amen. Amen. Question po. Nasagot po ba yung tanong niyo, Tita Fe? Of course. Apo. Excelente. That's only 20 pesos lang po yun ang singil. sa kada tanong, 20 pesos. Ayaw na magtanong kung 20 pesos. Ayaw mawala ng 20 pesos. Gapsha. Apo. Anything else? Any inputs or takeaways na gusto niyo i-share? Eh, ako po may tanong. Sige po. 20 pesos? So, yung dun po sa example ni Tita Fe, okay, so 30 years na Kristiyano, ganyan, tumanggap, humingi ng tawad, pero ganun pa rin ang buhay. So, questionable din po ba yung salvation niya? Oh, that's a good question. So, pero or since humingi siya ng tawad, saved na siya. Yun lang eh, walang transformed life. Parang ganun. So, katulad ng sinabi natin kanina, napansin niyo yung sa prayer ng Pharisees at saka ng tax. Flash crown. Ng tax collector. Anong ginawa ng Pharisees? Diba? Nagre-repent naman siya. Sinasabi niya, di ba? Pero yung tax collector, one sentence lang, di ba? Lord, sa pamamagitan ng mercy niyo, patawarin niyo ako. Tapos, hinahampas niya yung dibdib niya. Kita niyo yung pagsisisi talaga, di ba? Yun yung ano eh, sabi ng Lord, may justification, makikita niyo dito sa tao na to eh. Kumbaga, dito, magaang ako i-justify to kasi, alam niyo, kitang-kita sa puso eh. So, sa totoo lang ang barometer talaga yung puso eh. Mm-hmm. Na kapag nakita ng Panginoon, di ba, pwede kasi tayong mag-appear na talagang we're good, we're holy, we're okay, blah blah blah. Pero yung puso pa rin. Kaya nga dito tumitingin siya sa ano eh, sa panglabas na anyo ng tao, laging sa puso. Sa loob ng 30 taon, di ba? At meron talagang punto na talaga nagsisi ka naman at talagang tinalikuran mo yung kasalanan. Then that point, talagang iti-take yun ng Panginoon. Pero sa 30 taon, niloloko mo lang siya at it's a show. Diba? Parang si Padre Damaso. Diba? Yung mga teachings niya, naalala niya si Padre Damaso, yung San Olimit Anghere. Diba? All about righteousness, all about yung mga preachings niya, di ba? Pero anak niya pala si ano, si Maria Clara. Alam niyo ba 'yon? Yung story na 'yon, yung Nolimetan. Nakalimutan na eh. Nakalimutan. Oh, scandal 'yon, scandal, no? Si Maria Clara ay girlfriend ni Crisostomo Ibarra. Si Maria Clara ay anak ni Kapitan Tiago. Okay, anak ni Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago may asawa tinabihan ni Padre Damaso. All his life he is Padre Damaso na parang righteous. Pero anak niya pala si Maria Clara, kaya pala mistisa 'to si Maria Clara. So merong skull na tinatago sa skeleton in the closet. Skeleton in the closet, 'di ba? So, alam ng Diyos kung may tinatago kang skeleton in the closet. Gawin mo, palinis mo yung skeleton in the closet. Palinis mo sa Panginoon sa pamamagitan ng justification, regeneration, and adoption. Pa-adapt ka sa Kanya. Diba? Kumbaga, talikuran mo lahat, kalimutan mo lahat. No? Lagi siya nakatingin sa puso. Kahit na 30 years pa yan o 2 years. Imagine nyo yung magdanakaw. Last 2 minutes na lang yun, parang basketball. All his life. Kaya nga siya nandun, pinapako eh. Masama siyang tao eh. Diba? Pero all his life, he made the wisest decision sa Biblia. Accept Jesus as your personal Lord and Savior. Diba? That's the wisest thing that you can do. Kaya nga, diba, anong ginagawa ng mga pastor, ng mga chaplain, kapag ako ilang beses na ako naimbitahan, mamamatay ang tao, pupunta ako sa ospital, deathbed, diba? Pagkatapos, papanalangin ko, papa-acceptin ko. Kasi hindi mo masasabi. Pwedeng last minute tumanggap yung tao.
that will cause him eternal salvation, eternal life. Diba? Eh kung hindi ka pumunta, sabi mo busy ka. Diba? Saka na lang, busy ako. Hindi nakatanggap yung tao. Diba? So, diba? Hindi dahil sa ikaw yung tatanggapin, pero pwede kang maging instrument na tanggapin yung tao. Diba? Yeah. Tanggapin ng tao. So, yun. Depende sa puso. Ito, usaping puso ito, tingin ko. Sinasabi ng Panginoon. Anything else? How about, Pastor, kung hindi siya nag-repent? Mm-hmm. Ang linaw po nung sinabi kanina na pinag-usapan natin, di ba? Consistent siya eh. Mula doon sa sinulat ni Luke sa Acts, sinulat ni John, sinulat ni doon sa Titus. Lahat yun sinabi, no? Kaya ang ganda ng binigay nila mga verses na reference natin. No? Walang repentance. Walang. Diba? Walang salvation. Kasi hindi ka tapusin niyo. Hindi inamin. Alibawa, so, sabi natin kanina, umutang si Sister Pepot ng 100,000. Pero dinideny niya. Paano siya tutulungan ni Sister Elvie? Nakuha niyo po yung... Kumbaga si Sister Elvie, excited na siyang tumulong. Ay, may pera naman ako dito. May 100,000 ako dito. Sobra-sobra pera ko. Madali ang problema ni Sister Pepot. Si Sister Pepot, sa perspective niya, ang laki ng problema ko. 100,000, paano ko ito babayaran? Diba? Sa perspective naman ni Sister Elvie, marami akong pera, kaya akong bayaran yan. Chicken feed. Kumbaga. Pero, willing na magbayad si Sister Elvie for Sister Pepot. Pero si Sister Pepot, hindi niya ina-acknowledge na may utang siya. Hindi, wala akong utang. Hindi ako gumamit niyan. Hindi ako yan. Eh, paano babayaran ni Sister Elby kundi niya... Nakuha natin. If you won't accept na... Need to accept na may pagkukulang ka. Yan, dapat maintindihan mo. Hi, Cons. Maintindihan mo na, teka, may kulang ako. Merong... Kasi, di ba, parang ungrateful naman nun. Binayaran na yung utang mo. Ayaw mo nang aminin may utang ka. Pangalawa, hindi ka pa magte-thank you. Kasi ba't ka magte-thank you? Ayaw mo nga aminin na may utang ka. Eh. Di ba? Parang ganun. Go ahead, Sister Elby. Saan mo kinuha? Down? Oh, yeah. Ano yung sinasabi mo kanina, Sister Elby? Ano po, yung... Eh, sinabi ko na po yung, ano, kanina. Yung accept. Yeah. Accept niya that, yeah. Kailangan mong i-accept. Kasi yung kanina, yung pariseyo, ay hindi ako katulad nito na tax collector. Diba? Magnanakaw, corruptor, greedy, adulterer. Diba? At saka nagtatights po ako. Inangat pa yung sarili. Diba? Nagtatights po ako. Diba? At saka nagpa-fast ako. Blah, blah, blah. Parang ano lang po, parang sabi niya, yung good deeds niya, yun ang makaka-save sa kanya. Exacto. Sinasabi niya, dahil sa ginawa ko po ito, 1, 2, 3, 4, 5, pasok po ako dyan sa inyo. Ay, hindi. Hindi justified yun. No, yes. No. Ngayon, yung isa, alam niya, maling iyang-iya siya, hindi siya nga makatingin sa langit, sabi, di ba? Kinakabog niya yung dibdib niya, sisisi siya. Kaya pag nagsisisi tayo, dapat ganun. Mm. Yung talaga nagsisisi, ang humihingi ng tawad. Ngayon, sino ngayon ang ano? Di ba? May dalawang fe ang pangalan. Yung isa, nagsisisi. Sinasabi niya, sisisi ako, may utang ako. Hindi ko mabayaran, nalulungkot ako. Yung isa naman, may utang, utang pa ng utang, hindi nagsisisi. Sino tutulungan mo? Di ba? Common sense, kahit tayo mga tao. Yes. Tutulungan natin yung nagsisisi. Di ba? The one who... Kasi gusto mong baguhin yung buhay niya, umayos siya. Gusto mo siyang bigyan uli ng pagkakataon, bayaran ko na lang yung utang mo. Sige na, umayos ka na lang. Pero yung utang ng utang, hindi niya pa inaamin na may utang siya. Di ba? Pero, hindi mo tutulungan kasi nga, hindi mo, ano mo yun, ba't may bibigyan ng pambayad? Eh, ayaw niya nga aminin eh. Tama po. Go ahead. Go ahead, tita. Pumasok sa isip ko, Pastor, ito. Dahil ano sa subject natin, ano. Uh-huh. Ito ay Filipino priest. Apo. Nagsisilbi sa church siya. And then talagang nagsisilbi as a priest sa Roman Catholic Church. Uh-huh. E ngayon, behind the scenes,
meron siyang familia. Mm. And he has three children. Mm. Nung time came when na found out nila na meron siyang ganon, family behind the scenes, sabi niya ganyan. When he was investigated, sabi niya ganyan, celibacy is not in the Bible. Mm-hmm. It is man-made, which is really true. That's true. Mm-hmm. Yeah, it is true. And then he said, how can I, it's man-made, it's not, it did not come from God. Mm-hmm. So how am I sinning that I have a wife and I have children, I have a family? How can I be sinning against God when God did not say that I should not marry because I'm a priest? So hanggang ngayon, Pastor, hanggang ngayon, nandyan yung family niya. Mayroon siyang tatlong anak. At saka, bukod dito, Pastor, maybe you have not visited Davao City. Davao City is a beautiful city. It's a beautiful place. And maraming mga cemetery doon. But one of the cemeteries, which is not really far from the heart of the city, is a cemetery of the infants or mga yung ang tawag doon ha, na miscarriage or yung mga ano, cemetery ng mga ganyan, and the fathers are priests. Totoo yan, Pastor. Now, kasi po pag sinabi niya na, pag sinabi niya po na wala naman akong kasalanan talaga eh, kasi ang celibacy, it's a calling, it's a man-made canon law. Kumbaga, pero kung titingnan ko, if I will use my Bible, absuelto ako. Diba? Kasi yung problema niya, kaya siya nag-commit ng kasalanan, kasi systemic. Systemic yung problema. Kasi naglagay ng sistema yung tao na mahirap sundan. Kasi kung lahat 'yon, kung moral and spiritual na batas 'yon, lahat kaming pastor na may asawa at anak, tatamaan. 'Di ba? Kasi dapat we were all called for celibacy. Pero hindi naman, it's a man-made law, canon law, parang ganoon. So, doon mare lusot siya. Pero ang tanong, may kasalanan ba siya? Meron pa rin, kasi hindi ka naman kasal doon sa bahay. So it's a promiscuity, di ba? It's a, yeah. So yun, one category yun, di ba? Pangalawa, you agreed on a certain law. You agreed, bago ka pumasok dyan, nagseminaryo ka for how many years, bago mo pasukin yan, alam mo yan. Bata ka pa lang, alam mo na hindi nag-asawa yung mga pare. Why use that argument? Nung alam mo yun, nung nagkamali ka, parang ganun. So ang tanong, meron ba siyang kasalanan? Yes, of course. Kahit ang pinagmulan nito ay systemic yung kanyang pagkakamali. No? So kasi ito na naman, dito na naman papasok yung heart. 'Di ba? Pwede kang mag-argue all day long sa Panginoon. Pero titingin pa rin siya sa heart mo. Nagkamali ka ba talaga sa puso mo? 'Di ba? So titingin siya sa puso mo, nagkamali ka ba talaga? Diba? Yeah, maaaring mong i-argue yan. Kasi gawa lang ng tao yung batas na yan, ng Catholic Church. Diba? Pwede mo pang ituro yung mga pastor na may mga asawa at anak. So dapat, Lord, sila rin mapunta sa hell. Kasi may asawa at anak sila. Yeah. Pero the point is, alam mo sa puso mo bago ka pumasok. So bakit mo, yung alam mo sa puso mo na nag-agree ka, pumasok ka pa rin, pero babaguhin mo yung sistema dahil hindi na umaayon sa'yo. Pangalawa, clearly, hindi mo pa rin pwedeng sabihin na asawa mo yan. Kasi hindi mo na pinakasalan yan eh. Hindi naman papayag yung simbahan, hindi naman papayag yung ano. Pangalawa, hindi lang ikaw ang asawa mo na damay, pati yung mga anak. Diba? Lalaki kasi sila sa ano eh, sa maraming torture ng buhay. Alam mo yan, biro mo, tutoksihin ka, anak ka ng pare, blah, 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 blah. So, alam mo yan. Parang, kumbaga, pati sila naapektuhan, parang gano'n. So, lahat yung responsibilities mo yun. So, ngayon, haharapin mo lahat sa Diyos. Yeah. At saka, alam niyo po, yung lingkod ng Diyos, doble yung kanyang pagsusulit. Yeah.
accountability. Mas malaki po yung accountability. That's right. That's right. Yeah. That's sabi right. Ng sabi nga ni Spider-Man, ay nang tsuhin ni Spider-Man eh ano, greater power ano? Comes with great responsibility. So parang ganoon. So hindi lang siya parang prestige na meron kang pastor or reverend sa unahan ng pangalan mo. In the case of the priest, most highly reverend, Monsignor, Cardinal, Holy Father, Jeffrey, Padre. Grabe, no? At least ako, dalawang holy lang. Pastor, Jeffrey, Padre, Guiwa. Pastor na, padre pa. Pastor pa, padre pa. Ba't ikaw, Padre Guiwa, apelido mo, may asawa at anak ka. O, di yari na ako dun, kasali na ako dun. It's a systemic law. Kumbaga, hindi mo siya pwede mong gamitin argument yun, pero titignan ka pa rin sa ano. Parang wala pong pinagkaiba. Ako si Robin Hood. Pagharap ni Robin Hood, alam mo si Robin Hood, kung totoo man siya, at lahat na nagpaka-Robin Hood, gaya ng mga politiko, gaya ng artista, o kung sino mang sikat na celebrity. Diba? Artista, nagnakaw. Politiko, nagnakaw. Para kanino? Para sa bayan. Ibabalik niya sa mahihirap. Diba? Ganun, di ba? Okay, pumatay para sa bayan, para equalizer ng mga naapi. Yung classic Robin Hood, 'di ba? Ang gagawin niya, magnanako siya sa mayaman, tapos mamumuhay siya ng masaya at masagana. Pero yung konti, ipamimigay niya sa mahihirap para pampatanggal guilt. 'Di ba? Pwede ka mag-argue all day long sa Panginoon pagharap mo sa White Throne of Judgment. Pero tatanungin niya pa rin sa puso mo, nagkasala ka ba? Kasi nagnakaw ka eh, binilate mo yun eh. Hindi mo pwedeng i-justify isang mali na para magkaroon ng resulta ng tama. Kung gusto mong magkaroon ng resulta ng tama, gumawa ka ng tama. Dahil ang Diyos, hindi naman siya nag-justify eh. Diba? Kumbaga, siya mismo, sinabi niya, ito resulta ko, tama, kasi ang proseso ko, tama. Kumaan ako sa sabsaban, naging karpentero ko, yung dugo ko, tinagas ko para sa inyo. Yan yung tama eh. Kaya akong perfect lamb. Diba? Hindi niya sinorkat lahat. Hindi niya ginawang disusi yung mga tao na, robot kayo, lahat kayo, pag tinanong kayo, do you accept me as your personal Lord and Savior? Yes, Lord. Sabay-sabay pa in chorus. Hindi ganun eh. Binigyan ka ng free will. So, doon pa rin. Titingnan ka pa rin ng Panginoon. Yeah. Amen. Titingnan pa rin po ang puso natin. Imposible. Kaya pagka dumaan ka sa judgment, di ba? Kasi parang tayo, alam natin kung niloloko natin ng Diyos pagdating sa tithing o hindi. Puso natin yan eh. Di ba? Alam natin pag niloloko natin ang asawa natin o hindi. Puso natin yan eh. Alam natin kapag niloloko natin yung nanay natin o hindi. Kung nanood ka ba ng sine o galing ka ng library. Puso natin yan eh. Lahat ay usapin ng puso. Di ba? Pwedeng ikaw na pinakamagaling na mag-explain sa buong mundo, pero titingnan pa rin ang puso mo. Di ba po? Kaya sabi nila, wala daw lawyer sa langit kasi lahat ng mali, tinatama. Lahat ng tama, minamali. So sa Panginoon, lagi siyang doon sa tama plus ang motibo ng puso mo. Bakit tumutulong? Bakit ka nagmamahal? Di ba? So anong motibo ng puso mo? It all comes from the heart. It all comes from the heart, yes. Itong usapin na to, justification, regeneration, adoption, this is a heart issue. Yes. Hindi po pwedeng hindi to heart issue kasi pwede mong sabihin na, ito malinis po, ginawa ko to, 1, 2, 3, 4, 5. Patay ka kagad, sinabi ni Paul, not by good works. Not by your righteousness. Pastor, ang Aglipayan Church, allowed magkasawa ang mga pare. Opo, kasi tinanggal nila yung systemic law. Yes. Pero that's... Catholic Church pa rin sila. Actually, that's a good move. If I will be asked, what to do, I will advise the Catholic Church, remove that celibacy thing. Kasi, alam yan, ginaya nila si Paul, blah, blah, blah. Kasi ang celibacy, it's a real thing doon sa mga tinawag. Pag tinawag ka for celibacy, ibig sabihin, masaya ka to celibate. Pero, kung hindi ka masaya,
eh, it doesn't mean na tama yung pinatutunguhan mo. Ngayon, pwede ka ba maging pare, maging alagad ng Diyos, na may asawa at anak? Of course, napatunayan na yan ng buong mundo ng mga Protestant churches, di ba? Effective naman, di ba? In fact, in terms of effectivity, I would say na, alam mo yun, na kumbaga, maganda-ganda ang laban, di ba? Pero, it's not about that. Ang usapin dito, kung tatanggalin nila yon, then the guilt will be gone. Mas pwede sila mamuhay ng tahimik, mas masaya, mas maganda, mas, alam yun, baka nga mas maging effective sila eh. Kasi this time, mas magiging effective sila in terms of counseling. Imagine nyo, magpapakasal kayo, pupunta kayo sa pare, hingi kayo ng counseling sa tao na walang karanasan sa pag-aasawa. Uh-huh. Okay. Diba? Right? Walang karanasan, may problema ka sa trabaho, pumunta ka sa pare, walang karanasan ng issue ng trabaho. Kasi buong buhay yan, nag-aaral yan eh. Apat na taon, theology, and then for so many years, plus 10 years yata, more theology. Tapos mag-immersion, tapos dadaling sa kapilya, tapos magiging pare. Hindi nagtrabaho yan in a sense sa opisina o sa ano pa man, di ba? So how can he identify dun sa issue? How can he identify sa issue ng isang ikakasal? 'Di ba? How can he identify? Father, gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyo, papa-counsel ako. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko sa anak ko eh. How can he identify? Wala naman siyang anak. Except yung kinakwento ni Tita Fe. mas makapag-identify 'yun. Alam mo, ito yung ginagawa ko sa anak ko. Ano, father, may anak kayo? Hindi, yung anak ng kapitbahay ko. Di ba? Ay, kwento lang sa akin, ganito daw ang ginagawa niya, di ba? So, grabe. Di ba? So, I think mas magiging effective sila if, ano, yes, if they will be, tatanggalin nila yung celibacy. I think ang dami na move na ganun eh. Madami. Yeah. At saka imagine nyo ha, nagiging pope at the age of what? 70s, 80s, yung talagang last quarter na ng buhay mo na supposedly medyo relax ka na. Alam mo yun? Pero imagine mo, bibigyan ka ng trabaho, pope ka ha, religious leader ka, ng pastor ka ng buong mundo. Imagine yun, mabigat yun. Ako, pastor lang ako ng 77 na tao, nahihirapan na ako eh. Pastor ka pa ng buong mundo. Di ba? So, I mean, for your age na 70 plus, 80 plus, yung iba, di ba, na mga pope, aba, mabigat yun. Kasi mentally tiring yun, emotionally tiring, psychologically tiring. Yeah. Ang bigat nun. Ang bigat. Sobrang bigat. Kada may issue sa bundo, kumbaga meron kang say, meron kang sasabihin, meron kang prayer, meron kang pastoral letter, blah, blah, blah. Lahat ng issue mula sa aid, sa gera, lahat yun, meron kang, alam yun, ang bigat na trabaho nun. Mm-hmm. Diba? So, kumbaga, there's something wrong doon sa sistema nila na dapat ayusin. Diba? Kasi kami mga pastor, pagdating ng ganong edad, medyo slow down ka na. Hindi mo na rin kaya talaga eh. Diba? Paano ka babiyahe mula Rome hanggang Pilipinas? Hirap nun. Baka wheelchair. Masakit na sa katawan. Diba? So, hindi naman lahat kagaya ni Tita Fe na ang katawan ay pang 50-year-old. Lakas pa eh. Praise the Lord. Okay, question and anything else? Suggestions or takeaway? Pareho kami nung nasa ACP Tita Fest. Madudugtungan ko lang. Kasi nung high school ako, talaga meron kaming paring may pamianak na pero tinatago. Paano sila nagmamas pa rin sila despite na may anak? Minsan alam na ng congregation na may anak, ganyan. So, parang naaano ang tao, di ba? Actually, open secret naman sa atin yan eh. Halos madami tayong alam na mga pare, may pamilya. Na-cover lang nila. They're just trying to cover it para po. Yeah. Pag tinanong mo diretso, Father, may asawa at anak ba? Wala. Di ba? Sasagutin ka rin diretso, wala. Pero, pakita mo, umuwi siya, may pamilya siya, nag-aalaga siya ng bata, di ba? So, grabe, no? Yung iba may tinatago yun. Ano, meron din po akong, ano, actually, friend po namin noon.
So ano, yun nga, meron si yung mga pari, may relasyon sila sa kahit na para pong ganun, parang tinatago lang pero nagmamas pa rin sila, ginagawa. Katulad ng Kate Cafe, pero yun, wala siyang anak. Yung nakikipag-relasyon lang siya. Mm-hmm. So that's, pero, that's hypocrisy. Kung ako sa kanila, aalis na lang ako sa pagkapari. Yan nga, dapat ganun. Kasi, ganun po yung sinasabi namin. Bakit hindi mo mabitawan yung position? Di ba? Bakit hindi mo siya matanggal sa katawan mo? Bakit hindi mo hubadin yung abito? For the sake of honesty and alam mo yun, and righteousness. Di ba? And then gusto mo magpamilya, di mag-asawa ka. Gusto mo mag-lead, gusto mo mag-lead spiritually, magkanda ka ng Bible study, hindi mo kailangan ng simbahan. Yeah. Di ba? Ako, parang compromise ano, pastor? Compromising. Ako sa sarili ko, I'm very confident na kahit na hindi ako pastor or wala akong simbahan, still, hindi mababago, spiritual leader ako. I will still open up yung aking bahay for Bible study. Hindi ko kailangan maging pastor or maging... Yeah, right. Kasi minsan may category na gano'n. No? Kailangan magpastor ka, gano'n. So, hindi naman. Spiritual leadership, hindi naman kailangan na pastor ka. Ganun din sa pare. Hindi kailangan na pare ka. Marry the person na mahal mo. Akuin mo yung mga anak mo. Bigyan mo ng pangalan. Magtrabaho ka. And then continue to be a spiritual leader. In fact, gagalangin ka pa rin. Na totoo lang. Yes. Diba pastor si Bob Garon? Apo. Inano sila sa Catholic? Ay, naalala ko yun. Yung Bob Garon diba? Debates. Naalala ko yun. Oo, diba? Yeah. Inalis siya. Kasi nagkaroon siya ng asawa at anak. Ng asawa secretary niya. Oo. Oh, yeah, naalala ko yun. Yeah. Pero ano? Pastor, yeah. Umalis po siya, di ba? Talaga namang... Inalis siya. Ay, umalis siya. Oo, oh, yeah. Oh. That's a good... Hindi, pastor, in-excommunicate siya. In-excommunicate siya kasi nga yung secretary niya. Na asawa niya. Or, wag mo naging kayo na ma-excommunicate ka. Di, magpamilya ka na lang. Di ba? Oo. Oh, remember, pastor... Ako naman, kasi pangapari pa rin. Kasi ang eskwela namin puro, I grew up sa Catholic school. So may puro kami pare at saka madre. Pero nakikita namin yung mga pare nakikipag-relasyon sa mga nuns sa likod ng sigbahan. Ito yung sinasabi ni Tita Faye, yung mga cemeteries na because of... Exclusively for the yung babes ng mga pare pastor sa Davao City. Yeah. Kaya sa Bible, di ba, sabi, ang linis ng nicho sa labas, pero sa loob puno ng kalansay at kabulukan. So, ang linis, sa totoo lang, madaming spiritual leaders, malinis, tingnan, maganda, mukhang maamo, mukhang ano, pero may bulok sa loob. So, di ba? Ngayon, ito bang bulok na to, wala namang problema eh. Sabi na may solusyon diyan, humingi ng tawad. Repent. 'Di ba? I-achieve mo yung justification regeneration at magpa-adapt ka sa Panginoon, tapos ang problema. Turn away from your wicked ways, 'di ba? Ngayon, kamali ka uli, repent. Lang naman kasimple. Actually, napaka-simple. Yun lang, mahirap talaga gawin. Kasi pag inabot ka na ng guilt, nalayo na sa tao, nalayo na sa Panginoon. Diba? It's a struggle. Madali sasabihin nga naman, pero it's a struggle din talaga. May social pressure pa. Lalo na kung pari ka. Diba? Lalo na kung sa maliit na barrio lang. Or alam niyo yun. Alam niyo lang, pag kumalat ang scandal, mga ganun. Hindi lang naman sa mga pare, sa mga pastor din. Madami akong narinig, nakita, na witness in fact, no, na may mga pastors na nagkaroon ng problema pagdating sa pera, na dispalko nila or pagdating sa babae. Meron pa nga tinanan niya yung member sa mga member. Pastor? Ng church. Anong ginawa niya, pastor? Tinanan niya yung isang member ng church. Oh. Yeah. There was a time naman. Dito yan sa Amerika, nangyari yan. Dito yan sa Amerika, pastor, alam po. Filipino yun? Filipino rin. Meron naman na sa Pilipinas, pastor,
pagdating namin doon, supposedly magka-counseling kami para ang counseling is how to manage the church. Pero kaya pala may split doon sa church kasi yung pastor, tinanan niya naman yung secretary ng church. So I thought magkakanda ako ng training for the ano, for the mga sistema ng church, no? Pero siya, ang problema pala ng church niya kaya nag-split because tinanan niya ng senior pastor yung secretary niya. Ngayon, sa church natin, hindi pwedeng mangyari yun. Kasi si Brother Bong ang secretary. Mahirap itanang si at saka, Pastor, may asawa kayo. At may asawa rin si Brother Bong. Galing ni Pastor mag-crack ng joke. At sa totoo lang po, nangyayari po lahat ng yan. Kaya nga po, ako pareha-pareha nangyayari. Kaya isa ako po sa mga... Go ahead po, tita pa. Si Sir Pe. Di ba pa, hindi naman siguro chismis, ano? Kasi active kami sa Catholic. Yung charismatic. So okay. meron kaming leader at kami assistant leader. Pareho sila may asawa. Nung pagdating ko dito sa Amerika, kasi nandito na sila eh, dumalaw yung assistant leader namin. Yung, at least, kumbaga sa assistant pastor, dumalaw siya. Dumalaw sa bahay na tinitirhan ko. Nagulat ako, ang asawa niya na pala yung asawa ng pastor. Eh? Nagulat ako talaga. Sabi ko, anong nangyari? Eh, hindi ko na tinanong. Tapos, isa pang ginawa niya, pastor, yung kumari ko, namatay yung husband niya. So, nakakuha siya ng pera from the husband. Inutang niya almost 40,000. Ngayon, tinataguan niya yung kumari ko. Hinabol pa siya sa Las Vegas. Kinakatok siya. Hindi niya binubuksan ng pinto. Kaya sabi ko, kaya yung sister ko na dinala ko sa charismatic, sabi niya, mabuti na lang dinala mo ako sa charismatic. Pero hindi ako makapaniwala na yung leader na yan. Ganyan ang ginawa. So, yeah, that's true. It's sad, but it's true. Yeah. Yes. Ganon katindi ang enemy na ano. Kaya nga isa sa mga ano natin, mga missions na gagawin. Ito yung ano natin ay yung LA Philnas missions, no. Pupunta tayo kung saan mayroong mga Filipino churches, kay Las Vegas pa yan, San Diego, Hong Kong, Kuwait, Bukidnon or wherever in the world, basta may mga Filipino churches. Gather natin yung mga pastors and leaders and then tuturuan natin sila financial management, spiritual leadership, connecting events para dumami sila and then they pay it forward. Kasi madami nagme-missions, binibigay medical missions, mga gagawin din naman natin yon, pati yung mga pagkain, damit, walang problema yan, tama naman yon. Pero ang concentration, puro sa ganun, evangelism. Nalimutan na natin ang mga shepherds. Yes. Kasi, bawa, nagbigay tayo, gumastos tayo ng $1 million, at yan daming pumasok sa simbahan dahil siyempre, nakinabang yung mga tao. Pero hindi handa ang shepherd. Guguho din. Diba? Magkakasala siya, tatana niya yung sekretary niya, madidispalko niya yung pera niya. Sayang. Sayang yung pumasok na tao, natisod pa. Pero kung palakasin, pag pinalakas mo yung shepherd, pag naayos natin yung shepherd, tulungan natin siya magpapasok ng tao sa kanya and then i-release mo. Sasabihin mo sa kanya, ang challenge sa'yo, do it to another small church para lumakas tayo as one body of Christ. Alam mo yun? Hindi yung politics na, sige, sumamba muna kayo, malik kayo sa ring ko. Ako si Bishop Jeff. Diba? O kaya, LA Philnas na kay lahat. Palitan nyo lahat pangalan nyo, pati logo nyo. Diba? Parang hindi ganun. Baga, ang magiging mission natin is to help this pastors and leaders. Para ba pag-uwi ni Sister Elvie sa Angeles, madami silang mga kakilala mga pastor niyan. O di punta tayo doon nang mag-project tayo, seminar natin yung mga pastors, 'di ba? Tapos maging keen tayo, halimbawa. Meron doon pastor na masipag at wala lang pagkakataon, marunong mag-tricycle. Bilan natin tricycle. Para isa kakaunlad ng buhay niya para ganahan siya magpastor. Nakuha po natin. Kumbaga, ang goal natin, tulungan natin yung pastor para tumigas yung simbahan. Kasi pag pinatigas natin simbahan, ang daming pumasok na tao, mahina yung pundasyon, collapse yung simbahan. Ganyan yung nangyayari sa mga pinag-uusapan natin kay pari pa man o pastor dahil sa mahina,
eh bumibigay. Hindi lang sila ang bumibigay, in fact, pati yung buong simbahan. Nagkakawatak-watak yung flock, 'di ba? So, alam mo pastor, yung sinasabi ko, kinukuwento ko sa yung sinikwento ko nga itong pastor na to, yung assistant, meron siyang hinahandle dito yung Bible study kasi nung nandito, dumating ako dito, umaten pa ako. Nag-resolve nila yung Bible study kasi nga nalaman nila yung ginawa ng pastor sa kumari ko. Yung pinaguan, kinira mo yung pera tapos siya ang nag-lead ng Bible study nila kaya sinara nila yung Bible study. Ngayon wala silang Bible study. Sayang, di ba? Imagine nyo, may mga pastor na tawag nito, inaallow nila papasukin na multi-level marketing sa church. Tapos sasabihin, o pastor, basta ikaw ang upline. So pagka kumuha si Sister LV, meron kang points doon, makakaroon ka ng ikitain. Networking, no? Tapos pag kumuha si Sister Pepot doon kay Sister LV, meron ka na naman doon. So siyempre, kapag hindi ready ang pastor, madali siyang matukso sa pera kasi lalo na kapag mahina ang pasok ng pera sa kanya dahil nga nagpapastor siya eh. Di ba? So matitempt siya. Yung tuturuan natin. Or since madami kasi rin, ba, nagpastor, pasok ng Bible school, hindi naman lang nakapagtrabaho sa marketplace, sa labas. So wala silang idea. Alam niyo, all spirituality. Alam niyo 'yon. Hindi po pwedeng ganoon eh. Sabi sa Bible, you need to be as gentle as a dove and wise as a serpent. Diba? So dapat balance eh. Kasi mangyayari maluloko ka naman. 'Di ba? Or meron naman pastor sobra namang wise. Siya na 'yung nagdidikta pagdating ng kumbaga may authoritarian naman na kumbaga. Walang gagalaw pag di ko sinabi. Walang hihinga pag di ko sinabi. Parang mahirap naman din yun. Di ba? Parang, so, kumbaga, ito yung mga ituturo natin sa mga pastor, na lalo na yung mga pastor na merong puso na gusto maglingkod sa Diyos, pero hindi nila alam kung paano. E tayo, pinagpala tayo ng experience, pinagpala tayo ng simbahan na luma na, matanda na. E kung sa experience lang, hinug na hinug yung simbahan natin magturo base sa experience natin. Di ba? Tapos, personally, meron tayong mga experiences na pwedeng i-share sa kanila kung bakit ano. Tsaka ito, kung hindi naman tayo magiging matagumpay na simbahan, itong LA Filnas, wala tayong karapatan magturo. Hindi naman tayo matagumpay. Nakuha natin. Kahit sa great challenge, kapag ka ginamit na tayo ng Diyos, naging matagumpay tayo, then meron tayong ibabato na storya para matuto ng mga pastor na to. Lalo na mga bata pa. Diba, papasok sa ministry, ang init-init sa Panginoon, tapos boom, bagsak. Dahil nagkasala, di ba? Imagine nyo nga yung mga pare, yung tagal-tagal na nag-aaral na nagkasala. E paano pa kaya yung passionate lang? Di ba? Yung punong-puno lang ng init sa puso. Di ba? So, yun yung ano natin, yung magiging focus natin sa ating missions. So, malungkot yan, pero nangyayari talaga. Ako din, dami ko rin na witness eh. Ang dami ko rin na witness na mga church leaders, mga pastors, nag-aaway sa harapan ko. Ang dami. As in. Kaya sa totoo lang, there were many opportunities for me to become a pastor. Kinonfirm na sa akin ng leaders ng church. Kinonfirm na sa akin ng mga members. Uy, alam mo, magiging pastor ka. Ganun. Ayaw ko. Kasi, alam niyo yun, kasi parang medyo na-disappoint ako doon sa mga nakita ko eh. But eventually, God called me to be one. Pero, kumbaga, ginagamit ng Panginoon yung nakita ko para gawin din niya na exhibit one, exhibit A, para ipakita sa mga tuturuan natin in the future na this is not the way to do ministry. Alam niyo yun. So, hindi natin hawak ang tamang formula. Pero at least sa mga na-experience natin, pwede tayong makatulong sa maraming tao, 'di ba? So 'yun. Ba't pa tayo napunta sa pare? Kay Tita Fe. Ang sarap kasi pag-chismisan ng mga pare. At saka ng mga pastor. Hindi kasi ano talaga.
Very factual. Pinag-usapan kasi natin kanina yung ano, yung by heart na repentance talaga ba? Yeah. Ikaw ba eh justified? Ikaw ba yes. Ginawa mo to? Kaya tayo napunta doon. When the Lord saka when nangyayari the Lord comes nangyayari back. Kasi nangyayari mga witness, na witness natin. Ay, kayo mismo galing na kayo sa iba't ibang simbahan. Yes. Nakasama niyo na maraming pastor, nakita niyo na ibang mga members, 'di ba? I've seen there was a time na nagpi-preach ako, na imbitahan ako sa isang simbahan. Habang nagpi-preach ako, nag-uusap malakas. Una, mahina lang. Palakas ang palakas. Habang nagpipreach ako, isang member na mayaman at saka yung pastor. Alam niyo, sabi dun sa pastor, kung hindi sa akin, hindi ka kakain. Sabi niya. Ay, sure. Grabe naman yan. So, tumigil na ako sa pagpipreach. Kasi lahat ng tao, hindi na nakatingin sa akin. Nakatingin sa kanila. Nandun sila sa gilid ng simbahan na alam niyo naman, sa probita, maliliit lang yung spasyo, maninipis lang yung dingding at nakikita sila, nagsisigawan, no? So, alam mo yan, para sa akin, kumbaga, medyo upsetting yun dahil ako'y batang-bata pa nun eh. So, skandalo? Oy, that's scandal. Kumbaga, medyo, kumbaga, sabi nga, nag-create ng scar sa akin, no? Na parang, ba't ganito? Ang baba naman. Binago ko tuloy yung preaching ko. Pinaliwanag ko tuloy yung tithing, pinaliwanag ko tuloy yung posisyon ng pastor. Alam niyo, pinaliwanag ko yung responsibilidad ng simbahan sa pastor, kagaya ng responsibilidad ng pastor sa simbahan. So, nagbago tuloy ako ng turo. Kasi nga, dahil sila nakanga doon sa nag-aaway. Di ba? So, biro niyo yun, sinusumbatan siya na, kumbaga, hindi dapat nangyari ang proyekto na yan kung wala akong approval. Eh, ba't ikaw ba yung senior pastor? Tapos nga, sinabi niya na talaga medyo matining sa tenga eh, pag nadinig mo eh. Na hindi ka kakain kundi dahil sa akin. My goodness. Naka-experience din ako niyan, pastor. Sino ang sinabihan noon, pastor? Sinabihan po ng matandang babae na mayaman. Kasi yung parang siya yung pastor. Pinakamayaman sa church. Mm-hmm. Yung pastor. Siguro, sinusupport niya yung pastor. Yeah. At sa kanyan tayo, sinusupport niya yung That's pastor. That's very bad also. Meron pong ganun. Even po, nakarinig na rin po ako na mga pastor na yan, sinusweldohan namin. Mm-hmm. Ganun. Ibang ganun. It's really hurting po. Parang ganun. Yeah. That's why... Hindi po nila naintindihan yung concept ng being a pastor. Yung ganun. So they just don't know na kung ano yung sinasakripisyo ng isang pastor na shepherding people just to feed us the word ng Panginoon. They don't really understand those things. Yeah. Tapos babak nila sa'yo na kaya andyan kayo kasi kahit na nung ano niya sinusweldohan namin kayo, sinasabi namin you have to do it, parang ganun. That's kahit po mga mature kapatid, they always say that. They say that. Yeah, I never heard. I never came across anything like that since. Yeah. Pero grabe. Kapagpas na po kami ng ganon. Ang masakit pa nito, yung magsasabi pa nun, yun pa yung hindi nagtatayt. Yung pa yung hindi keeper, yung pa yung hindi. Hindi, pansin niya. Pero na kasi nabasa na ano na libro, na booklet siya noon eh, about sa tithing. Tapos nakakatuwa kasi yung writer, ang sabi niya, experience siya daw bilang pastor. Lahat daw ng, meron daw kasing member na tanong ng tanong na saan napunta yung ano, yung pera para sa project na ganito, yung sa mission na ganito, o yung sa pagpapatay na, yung tanong ng tanong, yung kwenta ng kwenta kung magkano na gastos or saan napunta yung pera, 'di ba? Pag tiningnan niya daw yung ano, yung tithes and offering, wala daw kinokontribute ng tao na yun, mahilig lang daw talaga magtanong. Pero kung makausig, akala mo siya yung may-ari ng simbahan. Believe ako diyan, totoo yan. That's true. Totoo talaga yan. Kasi hindi nila naintindihan na nagbibigay sila sa Panginoon, hindi naman sa tao. Yes, that's true. At saka, alam niyo ba na walang access ang pastor sa pera? Mm-hmm. Lalo na sa denomination natin. Yes. Di ba? Hindi sila pinakikita. Bawal. Bawal. Ang mga tinatawag na non-denominational, bawa, yung mga maliliit na simbahan na, alam niyo, na mga
Ako, pastor, naka-experience niyan. Sa board meeting, nire-request ng isang pastor. Kasi, diba, meron kami kasama doon sa board na isang nurse. Sa malaki sweldo niya. May nire-request yung pastor kung pwede, wag na siyang, liliitan na lang yung deduction niya sa isang, ewan ko kung ano yun. Humihingi siya ng tulong sa church kung pwede tulungan siya. Kasi maliit lang ang sweldo nila, di ba? Ang sagot ni nurse, ay, hindi po pwede. Pare-pareho tayo taxpayer. Dapat pare-pareho. Ang sabi ni pastor, malaki naman ang sweldo niyo. Ako nakikiusap kasi maliit lang ang sweldo ko. Siya lang ang nagtatrabaho sa pamilya. Hindi, hindi po pwede, pastor. Hindi, ayaw niya pa approve. Actually, hindi nga dapat, what do you call this? Kasi parang ang baba ng taste na nagmamakaawa ka sa tao samantala yes, naglilingkod ka sa Diyos, di ba? Yes. So right. Ano, medyo offending yun eh, na kumbaga nagre-request ka sa tao. Kasi ang maganda dun sa denomination natin, ang laki ng pagpapahalaga nila sa pastor. Yes. Dahil dito sa pastor, gusto nila, makikita niyo din sa manual natin nakasulat na responsibilidad kayo ng pastor. Ngayon, kayong board, responsibilidad niyo yung pastor. Kumbaga, pag yan walang kinain, problema ng board yun. Parang gano'n. No? Ang ganda, ang ganda ng pagkakasabi. Tapos may isang instance na nagkaroon ng ano, ng problema sa Pisaya, yung ano yun, yung typhoon na Yolanda. 'Di ba? So ang nangyari, yung mga iba't ibang simbahan nagpadala sila ng tulong, pagkain, tubig, yun naman ang kailangan. Yung denomination natin ang sabi, magpadala tayo ng bubong, ng semento, patayo natin yung bahay ng pastor. Bigyan natin ng grocery, pagkain yung mga anak niya. Kasi imagine nyo, lahat ng bahay nakabagsak. Pero yung bahay ng pastor nakatayo. 'Di ba? Doon clear na clear, itong taon to may Diyos. 'Di ba? Pangalawa, ang dali niya mag-invite. Kasi punta kayo sa bahay ko / simbahan / relief center. Di ba? Kumbaga, yung practicality of life, kitang-kita rin doon sa ano. Doon medyo bumilib ako noon na parang nabigyan ng dangal. Ano? Kasi ang problema sa mga maliliit na simbahan na non-denominational, which is galing din ako doon. Nagsimula kami niya nila Pastor Tin na non-denominational kami nung hindi pa kami Church of the Nazarene, na usually mga non-denominational controlled ng senior pastor everything, no? Tapos i-assign niya treasurer yung asawa niya para walang lusot. Di ba? Although in fairness naman, Pastor Tin can attest that hindi ko ginawa yun sa AO1 nung kami pa lang. Walang posisyon yung asawa ko at saka meron kaming treasurer, meron kaming board. Parang ano rin, walang pinagbago sa Nazarene. Sa Nazarene. In fact, mas matindi pa doon kasi hindi ako chairman of the board. Ang chairman of the board iba, si Hendrik, naalala mo? Pastor Tin. Hindi ako chairman of the board. Sa Nazarene, ang chairman of the board senior pastor eh. So mas malakas ang kapangyarihan mo in terms of power. Pero doon, nung non-denominational kami, hindi ako nag-chairman of the board dahil ayoko. Kasi para pakita ko sa tao na hindi ako power hungry. Parang gano'n. Ngayon, dito sa atin, kumpara doon sa mga sabi nga nila na maliliit na simbahan, anything goes doon eh. Ang maganda sa atin dito, meron kang moral responsibility tsaka legal responsibility. Kapag hindi mo ginawa ng tama in a legal way, bayari ka. Di ba? Makukulong ka talaga. Eh, ngayon, pagka ikaw ay fly-by-night church lang, eh, pwede mong gastusin lahat ng pera. Pwede mong kunin lahat. Lalo na ang treasurer, yung asawa mo. Di ba? So, di ba? So, yung tukso, malapit. Di ba? Kasi pag hindi mo nilagyan ng ano, parameter yung mga ano, bagay-bagay, ikaw mismo matutukso ka. Kaya dapat mapaliwanag din sa mga tao na wala kaming kinalaman sa pera. Ang pera, hindi kami nagbibilang. Pagka Linggo, na-collect. Hindi ko nga nakikita yan eh. Makikita ko lang, report. Numero na lang. Kasi kailangan ko ng numero para pag dumiskarte ako ng plano, alam ko kung megas ako o wala. Alam niyo, parang ganun. Pero so far, in terms of, dito sa Nazarene kasi, in terms of financial matters, ako, sa experience ko, meron tayo dito, dalawang board,
I always ask the board kung alam yan, anong gusto nila. Anong ito yung plano natin and then kayo ano, kayo mag-approve. No, parang ganun. I don't even involve yung pastoral staff, si Pastor Tin, si Pastor Bert sa botohan kasi hindi naman po pwede. 'Di ba? So, kumbaga, ang maganda kasi transparency. Pag di ka naging transparent, doon ka yayariin ng enemy. 'Di ba? Doon ka titirahin. Kaya doon ka dapat na mag-iingat. Yeah. So anyway, napunta naman tayo sa pera kanina. Kanina sa anak. Pastor, Pastor, matunong ko lang. Explain mo nga. Ano ibig sabihin pa sinabi mong non-denominational? Paano yung hindi ka affiliated sa nasa rin? Ganyan? Apo. Ang non-denominational, ibig sabihin, it's a, kumbaga, kayo yung nag, independent kayo. Pag sinabing denomination, kaya ng madaming klase ng denomination. Ang Catholic Church ay isang denomination. Ang Iglesia ni Cristo ay isang denomination. Ang mga Baptist, denomination yan. Ang mga Pentecostals, ang mga Nazarenes, ang mga Methodists, ang mga Wesleyans, ang mga Alliance. Presbyterians, Alliance. So, mayan mga denomination. Ibig sabihin po ng denomination, malaki po na simbahan sa iba't ibang lugar. Parang ganun. Pagka non-denominational, ibig sabihin, pwede ka rin malaki, kagaya ng CCF. CCF is a non-denominational. Kumbaga, minsan nag-affiliate lang sila, pero depende sa kanilang mga katuruan. Meron kasi tinatawag na Calvinist at saka Arminian. So, kumbaga, in a sense, pag non-denominational ka, you run your own thing. Mm-hmm. Parang independent, ano? Independent church. Yeah, wala kang bishop, wala kang district superintendent, di ba? Mm-hmm. Sa atin ang katumbas kasi ng sa iba bishop, sa atin district superintendent. Parang ganun. Mm-hmm. So, may mga national leaders, may mga district leaders, mga 'yun din. Tayo ganun. Structured tayo eh. Tsaka pinanday na tayo ng panahon, 1895 pa tayo. Eh. Isa tayo sa pinakamatandang denomination, no. So ngayon meron naman na bawa nag-create mga Pinoy tayo dito sa Amerika, tapos nag-create tayo ng church natin. When we register it, it will be non-denominational. Wala kang denomination in. Pwede ka naman mag-affiliate. Mag-affiliate ka halimbawa sa Shepherd, okay? Mag-affiliate ka sa Nazarene, pwede naman 'yan. Pero affiliate ka lang, hindi ka talaga part ng sistema. Mga wala silang control. At saka tayo, we give tithes to the district, to the national system. Pero pag non-denominational ka, sa lahat 'yon, kumbaga you use it for your own operational expense. So parang ganoon. Although ikaw rin gagawa ng sistema mo. 'Di ba? Unlike tayo, ma-follow na. 'Di ba? Ang problema sa mga non-denominational, they affiliate to get system. Di ba? Tapos yung mga nasa loob naman ng denominational, they create their own system. They create their own logo, they create their own name. Nasa loob ka na nga ng denomination. Kumbaga, ang Jollibee, pare-parehas lang naman na Jollibee yan kahit nasa US, Philippines, or Macau, or Vietnam. Di ba? Baga, hindi yung babaguhin yung logo, hindi yung babaguhin yung pangalan. Kasi nga, isa lang kayo. Parang ganun. Hmm. So, thank you. Yan, 20 pesos po yun. Doctor, nakaka-$60 na kayo. Nakaka-$60 na kayo. Hindi, 20 pesos. ang 20 pesos ay 50 cents lang yun. So ang susunod nating pag-aaralan ay next Friday. Ito, Christian Holiness and Entire Sanctification. Ito na yung ano, yung kakaiba sa ibang ano. Ma-appreciate niyo yung Church of the Nazarene na kailangan pala natin mamuhay ng holy life. Hindi enough yung ano, not because pa-holy effect tayo, hindi. It's just, kumbaga, it's basic. Basic sa Panginoon yan eh, na holy siya. Kumbaga, dapat basic din siya sa atin. Kumbaga. Dapat DNA yun, Pastor. Ano pa? That could be our DNA. Yes, DNA natin to. Itong Wesleyan, ano to eh.
teaching. In teaching natin, galing kay John Wesley, kaya Wesleyan eh, di ba? So, mayroon naman tinatawag na ano na ay yung mga Methodist, Wesleyan, saka to Nazarene, hawig-hawig 'yan. Kumbaga, parang magpipinsan. Kasi more of teaching ni John Wesley, parang ganoon. So, yun. Madami, madaming tayong matututunan pa. So actually kasi ang hirap i-discuss ng Western theology dahil una-una West. Diba? Kaya sabi sa akin ng professor ko, I can't imagine paano niya ina-absorb kayong mga taga-East ang Western theology. Diba? Kasi baliktarin rin natin, ang Bible school all about paganism, anito, diba? Yung kultura natin, arali nila, ba mahirapan sila? Diba? Alam niyo yan, kung babaliktarin natin. So, ganun din. Kumbaga, mahirap. Tapos, i-discuss mo siya sa kultura natin. Medyo mahirap kasi hindi lahat pasok eh. Alam niyo yan. Tsaka dapat sa lingwahe pa natin na maiintindihan ng lahat. Kasi tingnan niyo naman, yung English nila, ang hirap eh. Dumudugo ilong ko eh. Diba? So, kumbaga, it's a challenge. Pero, unti-unti, lahat naman tayo natututo eh. Diba? Unti-unti. Hindi naman natin mabibigla yan. Okay. Gabi na. 10:30 na. Alam kong... Mabuti, Pastor. Mayroon kayong pasensya ano, at saka willingness to... Oh, po. Na-enjoy ko naman. Na-enjoy ko makipagkwentuhan sa inyo. Tumigil lang ayun. Pastor, may mga throwback pa. Pa. May mga throwbacks pa tayo. May throwback pa yun. trivia. Madaming trivia. Yeah. Trivia, mga paring trivia. Sige po, manalangin na tayo. Si Sir Elvi, kayo na rin po. Ako na rin po. Apo, mag-ano. Sige po, Lord. Buksan, isarado nyo. Salamat po. Father, we just want to thank you for it. Tonight, Lord, for the wonderful discussions that we have today for justification, regeneration, and adoption. Salamat po, Panginoon, sa mga ginawa mo sa amin, Panginoon. Sa pagtugon niyo po sa aming lahat, O Diyos. At sa pagtanggap niyo po sa amin bilang inyong mga anak. That we are sealed, Lord God. We are now sealed because of you, O Lord Jesus. At sa amin pong pag-iwahiwalay ngayon, O Diyos, may you bless each one of us, O Lord. Protect us, Lord. And sa aming pagtulog, Panginoon, kayo pa rin po ang aming maranasan. And we thank you, Lord. And we thank you for our pastor na patuloy po na ginagamit niyo, Panginoon. Thank you for his life, Lord God. And bless him also and protect him. Divine provision be upon him also and also po sa kanyang pamilya, Panginoon. Amen. Salamat po sa gabing ito. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Kayo po ang aming pinupuri at tinatakila sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming hiling at dalangin. Amen. 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 Thank you. Ano muna tayo? Picture muna tayo. Picture. Ay, huwag na lang ako. Makita ka muna si Sir Lenlen. Sinahanap ko po. Nasaan ba? Pakita na. Pakita mo nang yung maladyosang kagandahan. Kerza, oh. Kerza, ready lang. Ready, kising nagising, oh. See you tomorrow. Tama naman yung pagkakangiti niya. Ay, so on Sunday. Yeah. Andun po siya bukas. Andun siya bukas. Yeah, punta kayo. Kasi kita mo naman lahat yung sudyante mo, nakasalamin. Bakit di ko makita? Ang alin po? Sa may ano siya? Ano po bang gamit niyo? Cellphone? Apo. Nasa yung stop video. Nasa baba, bandang kaliwa, baba. Ay, ano yun? Hanapin doon niyo yung mute. Stop audio. Yung nakalagay ano, video. Gising na gising pa si Erza. Port nga yata, di ko makita. Ah, sige, okay lang po. Okay. 1, 2, 3, smile. Yun, narinig niyo ba? Nag-click. Okay.
Bye. Okay. Night, bye. Everyone. God bless you. Bye. Good night, everybody. And thank you, Pastor. You're thank welcome, you, Pastor. Lord. Thank you. Good night. Bye. Bye. Bye.